Ibato ko sa mga ganito ay masaya. Amen! Maraming salamat sa ating Diyos na buhay na patuloy naging natsapag sa atin. Uli, maraming salamat po sa lahat. Hindi kanya ako ng muli pagkakataon na kapag ito. Makakaupag pa rin ang mga anak ng Diyos at uli, makatayo sa kanyang salita. Amen. Sana mababad pa lang na maraming pagkakataon na ako'y hindi na mga kapag-tron. Paano nakatanggi ako ng direktahan dahil sa wala akong ipin. Nahirap naman po nakatayo dahil sa mga tayo mga pero alam po natin na pagka Diyos ang pinag-inipuran natin, pinag-usapan na ito tayo. Pinag-usapan natin yung parita sa mga tayo sa inyong kapatid. At sa umaga kong ito, magsipay tayo mga kapatid, tayo umawin sa ating Diyos na buhay. God, God. Lord. Ito natin yung wala. How great is the Lord? How great is the Lord? Ito na ang ating natin sa Lord. Praise the Lord. Amen. Yeah. Is the Lord, sing with me, how great is the Lord, nor is he how great, how great is our God. Hallelujah. The splendor of the King. Panginoon, hindi po kami nakatipon dahil sa gusto po lamang namin, Panginoon.
Kundi, Lord, ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay. Yes, ikaw ang nagpapalit kami at kapalito sa bahay ng ito, Lord. Para sa mind class experience ng ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po ng isa pang muling pagkakataon na muling makabalik dito sa bansan ito, Panginoon. Yes, hindi po dahil sa gusto kong magtrabaho, Panginoon. Hindi po dahil sa gusto ko lang pupupita. Yes, kundi dahil, Lord, sa kauhawan ko, Lord, na muling makakain ng iyong salita, Panginoon. Kagaya na isang agilang inakay, Lord, na, Lord, hindi ba ko lalang iyan, hindi ko lalang iyan, Panginoon, kung malayo ko sa iyong salita. Yes, Lord. At sa mga kong ito, Panginoon, para mo sa pag-umisa, pag-gawa at sa gawa ninyo, Lord, Panginoon, inaayang ko sa Brother Roger, para mo sa pag-umisa sa gawa. Pagdagilang Diyos sa umaga ito, tunay nga Lord na kaliyang kalahi pa rin sa amin. Lord na nakakay, pagpunin mo yung pagpapalikon sa dami ito. Kung saan Panginoon dito, Panginoon ay Lord, binibigyan mo mga pagkaing espiritual kung kailangan ng aming espiritual na katao. Yes, Lord. Yan. At tunay nga, Lord, na sa iyo lamang, Panginoon, ang mga salita ng buhay. Kaya tunay, Panginoon, sa umaging ito, ganito kami upang itaas ka namin, Panginoon. Upang masalamatan ka namin, yes, Panginoon, sa kanilang mga bagay na ginagawa mo sa buhay ng mga. Yes, tunay, Lord, na kung wala ka sa amin, wala ka sa amin, Panginoon. Kaya sa umaging ito, Panginoon, tumutulong kami sa iyong harapan, Panginoon, na tumutulong kami, inisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Inisip mo ang puso at isipan ng bawat isang Panginoon. At luwag, Lord God, muli Panginoon na, Lord, patawarin mo kami sa bagay na Panginoon na magawa namin na pinakalipun sa iyong Panginoon. At luwag, Lord God, patuloy na, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong mga anak sa umaga ito, Panginoon. Ang tulad, Panginoon, ang ginawa mo, Panginoon, sa Lord God, sa mga nakaraan na service, Panginoon. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Upang punuan ang iyong mga anak ko, Lord God. Lord, natawarin, Lord, na alam mo ang pangailangan ng iyong mga anak. Yes, Lord. Yes, alam mo ang aming mga kainan. Alam mo, Panginoon, ang higit na kailangan namin, Lord God. Yes, Lord. Kaya narito ang bawat isa upang muli humugot ng kalakasan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Muli, Panginoon, humugot, Panginoon, karagdagan pa ng palataya, Panginoon. Yes, Lord. Ibigay mo sa bawat isa. Amen. At muli, Panginoon, Panginoon, humihingi ng sangkap, Panginoon, na Lord God, kami ay maging matibay, Panginoon, malitigan, Panginoon, sa iyong salita. Yes, manghawakan sa mga pangako mo, Panginoon, sapagkat kung ikaw ang nangako, Panginoon, yes, Lord, Lord, yes, Lord, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, Panginoon, yes. Lord God, salamat, Ama, at ang Diyos namin ay buhay. Amen. Kapag nalumawag sa bawat isa amin, at hindi nang iwan sa bawat isa. Yes, Lord. Amen. Sa iyo ng aming pagkulang, Panginoon, ngunit hindi ka lang kulang sa bawat isa. Kaya't ang Panginoon, ang aming gawain sa mga ito, Lord God, alin namin sa iyo, Panginoon. Kalawa, Panginoon, malubot ka namin. Yes, Lord. Panginoon, sa mga awitin namin, Panginoon. Yes, Lord God. Pati sa bawat testimony, Lord God, na Panginoon, inaalay sa iyo, Panginoon. At Panginoon, nawa ito'y maging kapunian lamang sa iyo, Panginoon. At dalangin namin, Ama, sa bawat isa amin, Panginoon, na narito, Lord God, ito, Panginoon, ang tumatakpo ng pangailangan ng bawat isa, Panginoon. Yes, Lord, hindi ko alam, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa, ngunit, Panginoon, yes, Lord, ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon. Amen. Kami, Panginoon, ay bukas na aklat sa iyong harapan, yes, Lord God. Yeah. Lord, sa umaging ito, Panginoon, inaasa namin sa iyo lahat, Panginoon. Lord God, nanawa, Lord God, sa aming Lord, pagpupo sa aming pakikinig, Panginoon, yung salita, dalangin din namin, Panginoon, pangunguna mo, na ikaw magbukas, Panginoon, ng mga revelasyon, Panginoon, ng mga salita, Lord, kami mapagpunyan, at dalangin namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ako, Panginoon, na siya magmanifest ang bawat salita na marinig namin sa umaging ito, Lord God, at ito'y maging buhay namin sa pangaraw-araw, na paglakad namin sa mundong ito, Lord God. Natawa, Lord God, sa iyong pagdating, madatang mo ang bawat isa na nakatayo pa rin. Yes, Lord! Amen! Lord God, salamat, Ama, at lahat ng ito, Panginoon, ay Lord, pinapasalamatan namin, Panginoon, at gawa pa rin sa apat na sulok ng usaling ito,
Lord God, dalangin namin ikaw magbantay at sa gawa ng kaaway, Lord God. Amen. Yes, in Jesus Christ's name. Lord God, malaya ka ng mga kilos sa amin. Amen. Mga kapatid namin na wala pa, Panginoon, alam namin, Lord, na Lord, kung nasa daan man sila, Panginoon, pag-ingatan mo sila, Panginoon. At ang patuloy na wa, Panginoon, na ita. Dalhin mo sila dito, Panginoon, sa Lord God, makakain din, Panginoon, sila ng mga spiritual na pagkain na iminanda sa umaging ito, Panginoon. At Lord, gawa, Panginoon, patuloy din, Panginoon, pag-ingatan mo mga kapatid namin na nasa trabaho, Panginoon, sa saan mo nila, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon. Praise God, Lord God. Alam namin, Lord, hindi namin sila kasama physically, ngunit spiritually, Lord, kasama namin. Yes, yes, Lord. Salamat, Lord, na nawa, matubod ka namin sa umaging ito, Lord. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay binabalik namin sa itakilang pangalan, pakatan ang ayon, Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Salamat. Salamat tayo, mga kapatid, mga kapatid. Hallelujah. Muli, nakakagala po na makita ang bawat isa. Yun po ang pinasasabitan na sa ibukunay na anak ng Diyos. Yes, hindi po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo dito para sa ating mga laging kalaman. Bakit tayo narito sa tuwa katar? Dahil ilang isang magulang, meron tayong mga mahal sa buhay na ating ipinubuhay. Yes. Ang Diyos, bakit siya naging Diyos? Dahil meron siya mga anak na pagdating ng araw, kanyang tutubusin na kaharap sa kanya at kasama niya kakatot sa mga makasalanan. At sa umaga pong ito, hindi po nagkataon na muli ako nangarap sa inyo mga kapatid. At hindi ko po may paliwanag ang kagalakan ng aking puso na makita mula sa aking mga pastor. Bawat sa inyo, makita ko lang mga mukha nyo. Hallelujah! Praise God! Masaya na ako. Lagi ko sinasabi na masakit po ako mali sa Pilipinas. Amen. Lalo kapag ka mayroon isang kamay ng mga nakahawag sa ilaw. Isang kamay. Sabi ko yun. Praise God. Sabi ko yun. Kasawa. Kasawa. Hindi po natin makakalimutan ang asawa. Hindi po tayo maging asawa. Wala yung asawa. Hindi po tayo magkakaroon ng anak kung wala yung asawa. Dahil ang Diyos ay nagplano kung ano ang kanyang sakdal na kalubog para sa akin, kailangan mo tanggapin. At hindi po yun langan sa inyo mga kapatid. Hindi po lingit sa inyo kung ano ang buhay ni Brother Nestor. Hindi na po makakapagsalita pa ng maba. Alam ko po na bago po kayo ba ang aktibig, alam niyo na po kung ano kaso buhay niyo po. At hindi ko po yun may tatago sa inyo. Lagong tingin sa lahat, hindi po may tatago sa akin. Yes, amen. Kaya kung anuman po ang kanyang kalooban sa akin, tatanggapin ko ng buong puso, ng maluwag sa aking puso, at wala na ba kung pag-alilangan pa. Ito yung balik ko. At kung saan sinabi, pinangako sa aking sarili na kailangan ka, Brother Nestor, sumaya. Sumaya na naglilingkod sa Panginoon. Hindi sumaya na naglilingkod sa aking sarili. Sumaya na kasama ng aking kapatid, ang aking mga mahal na mahal na kapatid, kayo yun, mga kapatid. Ang aking mga mahal na mahal na kapatid, higit pa sa aking duwong kapatid. Tuya, at nakakasawa ko na muli ko kayo makapiling. Sana ganito po kayo sa akin. Kung kayo sasawa, kung kayo nasawa. Kasi tayo kung kumakabantay at kung kumawin sa Panginoon. Praise God, thank you Lord. Sakala ko nga pala. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ba ang pinagpala? Amen! Hallelujah. Napaka-saga ng araw ito. Dahil ito na yung last service natin. At mula nung Friday, maraming ang pagka-correct sa atin ng Panginoon. Hallelujah. At marami rin faith na ito'y kanibayan sa atin. Na habang tumatahak tayo sa landas na ating araw na ngayon, napaka-dapit na lang gabagin ang Panginoon. Yes, amen. Hallelujah. The signs and wonders, nangyayari na po. Hallelujah. Yes. Kaya, kung magpakainit ka, magpakainit ka lang sa ating paglilingko sa ating mga ng Panginoon. Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa inyong mga panalangin, nakatayo pa rin ako rito. Yes. Kahit ganito, kinakabahan pa rin pero nandiyo yung Espiritu ng Panginoon nag-alit sa atin. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo'y magpuri at sumigaw, magsaya. Yes, right. Dalas. Amen. Hallelujah. Katayin po natin yung we're all going up. Alam po natin yung doon tayo pupunta. Amen. Hallelujah. Yes. We're all going up. I'm going up. Yes. G. Amen.
Yeah.
We know He's coming soon.
ng aming mga ulo, Lord. Nakatikim ng aming mga mata, Lord. Minsan pa po muli, Panginoon. Lord, itong mga lukon ng mga tao, ito, Lord, nasa iyong karapat siya, Father. Hallelujah. Walang ibang bukang bibig, Lord, kundi ang nagtuntahin ng importating. Lord, hindi po kami nandito, Lord, dahil gusto na po namin sumaya dahil kasama namin ang bawat sa Lord Jesus. Isa pong kanilang bagay, Panginoon, ang magkaroon kami ng fellowship sa bawat isa, Lord. Na ang aming pinupuri ang Diyos na buhay na may ikanan lahat ng bagay, Panginoon. Ang Diyos na nakakalam ng puso ng bawat isa, ang Diyos na pupusay sa lahat ng ayon mga pamamayang, ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng ayon mga karamdaman. Panginoon, sa umaga kong ito, Lord. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, mula sa aming mahal na pastor, Lord. Ang sa kalit-ita na bahagi ng iglesia nito, Panginoon. Ang aming mga kapatid, Lord, na nasa ibang bansa, Panginoon, si Brother Dante, Lord. Ang bawat isa namin mga kapatid na wala man dito, Lord, physically. Praising, Lord, sa umaga kong ito. Panginoon, dalangin po namin sila, Lord. Bahagi sila ng iglesia nito, Lord. Dalangin namin sila, Lord, na kung sila man, Panginoon, nangihina, Panginoon. Pigyan niyo po, ibalik niyo po sa kanilang puso, Lord, ang kagalikan ng iyong pananampalataya, Panginoon. Kagalakan ng iyong pananampalataya, Lord. Dalangin po namin ang namahod sa namin mga kapatid, Lord, ang iba karamdaman, Panginoon. Sa araw na ito, sa umaga po ito, Panginoon. By your strength, weakling, they are already healed. Hallelujah. Lord, dahilan ko bakit, Lord? Hindi na po. Dahilan ko din, Lord. Hindi sila makapitingin, Lord. Walang sakit, walang karamdaman, walang bagay na magkapaghiwalay sa amin, Lord. Sa pag-iwalay sa amin, Lord. Pagkabi kayo, higit sa ano pagpapami. Hallelujah, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hindi dahil sa gusto namin, Lord. Kundi dahil hindi po na foundation ng Lord. Isip na po ang mga ulos na ito. Kusa, itatas na pinakayin mo kami para free ka, Lord. Lord, alam niyo po ang Lord in the bounds, Panginoon. Higit po namin talaga ng aming mga pastor, Lord. Alam namin, Lord, ang kanyang pangangailangan, Lord, physically, spiritually, lalo na Lord, Lord, sa financial, Panginoon. Lalo na bawat sa Panginoon. Hindi po, hindi, wala pong excuse dito, Panginoon. Alam po sa amin ay nangangailangan, Panginoon. Pero ano man ang mga pangangailangan na yun, Lord, walang katumpas, Lord. Hindi, ang sampahin ka namin, Panginoon, at ikaw, Panginoon. Ano mong sakit ang Panginoon? Ikaw ang unahin namin, Lord. Sasabayin ka namin, Lord, dahil ikaw ang binigyan namin ng Panginoon. Ang gawain ko, Lord, sa umaga kong ito, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming mahal na kapatid, Lord. Hindi po sa kanyang sarili kanino, Panginoon. Kasi ayaw po sa iyong sakdang na kalungan. Alisin mo po siya sa kanyang sariling unawa, Lord. Pagkos kayo ang gumamit sa kanya, kami. Wala bang po sa iyong maging daluyan ng iyong salita, Lord. Bawat bahagi ng gigising ito, Lord, ay makatanggap ng pagpupuli at inam na espiritu para matanggap ang kaluwal at tuyan ng Lord ng iyong salita, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, kayo po ang gumita sa aming kalagutan, yes, Panginoon. At sabayin niyo po, Panginoon, ang pagkilos ng kaaway sa aming kalagutan. Lalo na sa aming kasulog ng musarik ito, Panginoon. Panginoon, bawat sa buong kapatid, mahal ng Panginoon, ay mahal ng mahal ko po, Panginoon. Mula po sa aming mahal na Pastor Lord, hanggang doon sa mga kapatid namin na wala rito, physically, Lord. So, umaga po ito, dalangin po namin, Lord, na kung sila man ito, punta rito, Lord, sa lugar nito, Lord, pagkulang po sila, gabayan po sila, nangyayon sila masakal, Lord, at hindi na sila mga panagin, nangyayon sila makarating nito, at malayo sa anumang uri ng pamakay, Lord. So, umaga po ito, binabalik namin sa iyo, pinakamataas na pagkuli, Lord, in Jesus Christ's name we pray. Amen. Lord, praise God. Nakakatuwa po tunay na talaga ko nang muling makita ang bawat isa. Lord, hindi po magpotulingwa ko dahil tagal din ako, hindi makaluha talaga dahil doon lumulwak sa lungkot. Lumulwak sa lungkot doon. Dito hindi ako lumulwak sa lungkot, yung masaya ko. Di ba yung luha na meron ako ngayon sa bata ko dito? Amen. 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 Amen.
na makita bawat isa, hindi ko po, hindi po natin pag-uusapan yung ating pagoda mo na sa biyahe, hindi po natin pag-uusapan yung ating buhay habang tayo hindi makatulog. Ang pinag-uusapan po natin kung paano tayo nakanggapin ng Diyos kung tayo lumarap sa Kanya, kung hindi tayo magpilingon sa Kanya. At sa umaga kong ikalang po na ang lahat ay handang magpatutuo, at hindi pa po ba uli, ako po ang siguro pangalawa, pero pang muna sa muna. Para yung wali nila. Hallelujah! Ang muna, kaya sa masarapan. Hello, ako. Go ahead. Kaya Brother Erwin, Al, Brother Brother Dom. Sino po mauna? Bago ay kung wala po magpapatuto, ako na po. It's your turn, brother. Alam ko po mga kapatid na inaantay nyo itong pagkakataon na ito. Na si Father Nestor po ninyo makita at magpapatuto. Ang isa pong anak ng Diyos kapag kauwi, hindi po maaari na pagbalik niya ay wala po siyang, patuto. Kapag gaganon ka po, wala pong nangyayari sa Diyos. Right. Tunay po na ang pagbabago ng buhay ko ay hindi ko gusto. Pero kung hindi ko po nakilala ni Sarang ito sa Rampag Jack, hindi ko alam po siya naroon sa oras mo. Nung umuwi po ko, ang huli kong pinitawang salita sa inyo, mga kapatid, expect, sabi ni Brother Helmy sa akin, Brad, ang dalangin ko, makita kayo magkasama na magkasama at magkatuloy na kayo. Sabi ko, Brother Helmy, expect, that expected. So pagdating na pagdating ko doon, unang linggo, kahinga muna ako. Siguro mga sanig ko mahigit. Ito na yung isa ng struggle ko dahil ito na yung unang-una na parang yung word ko. Alam nyo naman ang mga, hindi ko sinasali mga babae sa insay, dahil mga babae sa insay, ubintin yan sa mga asawa. Pero dahil yung asawa ko, alam nyo naman na ang believer siya. Although nakatanggap na siya ng insay, pero ang believer pa siya dahil meron siya sarili pangunawa. At doon yung nagpaparagal pa rin siya na kasawa ko pa rin siya. Alam ko natin na kapag kaasawa, sa natin kasawa, hindi ko yung iwanan ng kasawa. Amen. Kahit ano mangyari, for better or for worse, building to us part. Amen. Hindi kayo mag-iwanan. Pero alam niyo naman po, hindi rin ang gusto ko sa harapan ng pito. Alam po ng Panginoon kung anong laman ng puso ko. At alam rin po naman kung anong buhay niya ako. Kaya bago ko pa sabihin, alam po anong narin. Pero sinasabi ko lang po dahil alam ko na gusto niyo marinig mula sa labi ko. At totoo po niyan, isinuko ko na po siya sa Panginoon. Sinabi ko na po, inangako po sa aking sarili at sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung mayroon pa akong napitirang buhay, habang kayo malakas, sabi ko, ibigayin niyo pagkakataon na may paging masaya pag nagbibigay ko sa iyo. Alam ko po na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pauna o anong bagay na hindi natin gusto. Lahat ng kanyang ibigay sa atin, alam niyang sapat at siguradong alam niya na magugustuhan natin. So yung asawa ko, pinabaya ko na siya. Tutalihin dahil gusto niya. Alam niya siguro kung ano ibig ko sabihin, hindi na papakalalim pa. Pinilit ko ang lahat, ginawa ko lahat ng bagay ng mga gawa ko para umalik siya at mangingin siya ng hindi ako mangingin ng sorry sa kanya dahil wala pa kong sa kanya kasalanan. Mga kapatid, sa harap ko ninyo, sa harap ng Diyos, alam ng Diyos na wala akong kasalanan sa kanya. Sa tatang buhay ko nito sa abroad, wala akong tingin ng babae ko nito, siya lang. Hindi ko magawang tumingin sa babae kahit na meron dahil ano ko, dahil kasawa ko siya, unang-unang minahal ko siya. At dahil sa sinabi niya sa akin, ito magiging masakit para sa lalaki, marinig ko siya yung kasawa na hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal, ayun ko na sa'yo, meron ako nakita niyo ba? So, yung puntong yun, mga kapatid, hindi lang doon tumigil. Ang mga anak ko mismo, meron mo na inibigay sa akin sa salita na hindi ko narinig habang sila yung malaki. Ito na umuwi ako, usap ko sa Francesca, usap ko na Papa, marami ka rin gusto sabihin sa'yo na hindi namin sila sa'yo noon dahil yung kapakot kami. Bakit ka naman nakita? Hindi lang yan, marami ng iba. So, mahirap mga kapatid, alam ko po na napakahirap yung dinanas ko. Kapkahirap bilang isang patid ng pamilya na wala naman akong alam na kailan para kalimutuhin ako ng asawa ko. Pero alam po natin, hindi ko kinasabi rin, pero alam po natin mali na ako ng asawa. Hindi ko sa pati ng asawa.
kasi may mga asawa talaga na dapat ang mahalin. At mahalin habang sila ay nabubuhay. At habang tayo nabubuhay. Pero mga kapatid, hindi pa rin pa ako sumusuko. Dahil ang sabi ng Diyos, ang pinangako ko ang lahat ng inyong mga sakang, lahat ng inyong bayan. Ang sinabi ko sa Panginoon, gusto ko nang sumaya habang ako binibigin sa iyo. Dahil habang siya ay nasa basyo na kapatid, naisip ko siya, maago siya ng ating atensyon. At alam ko na wala na rin siguro akong bahagi sa puso niya. Pero hindi, kahit na wala na akong bahagi sa puso niya, hindi akong bahagi ng iba. Sapat na po sa akin ng Diyos na pero ngayon na nung sinabi ko na mga kanag siya, hindi ko po panalangin sa inyo. Ano yun? Ano ba tawag doon? Force alarm. Mga kanag siya ito bago mag-adjust siguro, natapasin na siya. Kasi si Sarian siya, lalaki po maging ako ko. At may pangalan na po siya, si Prensio. Kasi Prensio ni Luis ako, si Prensio naman. Ako pa rin sa pangalan ng asawa ko. Hindi talaga makakaligtas. Pangalan pa rin na. So, ang nanay ko, maayon siya, iliwan ko siya na nakakilala rin siya sa Panginoon. Nakakilala siya. Ay, sa pagbabagay na gusto kong matuto sa inyo, yung aking tatay, namatay ko siya sa kandungan ko. Kuling tinignan niya, ang bubo siya na tinignan na nasa anak ko siya kapag ginagalap sa hospital. Namatay siya, pero isang bagay po ang alam ko, ang pinangahawagan ko na patibay alam ko ng tatay ko si Igtas kahit sa mga words na ito. Dahil pangalawang linggo na nandun ako, sabi ko sa tatay ko, sasama ka ba? Pupunta tayo sa Pasig, kung siya dress tayo doon. Alam niyo mga kapatid ng tatay ko, hindi halos makatayo. Pagbintay din siya, humibay siya na namin siya. Pero nung sinabi ko sa kanya na pupunta tayo sa Pasig, malayo yun. Kaya sa tumayo, ang nanay ko, kaya parang lumagad, matatanda na. Pero sinabi ko, pupunta tayo sa Pasig para po rin yung Diyos ko. Sabi nila, anak, kung saan ka pupunta, sama kami sa iyo. Kaya yung kung pinanghawakan ko kahit ng tatay ko, ay nalagutan ng hininga, ang beso ni pagkakatir, alam ko ng tatay ko iligtas. Amen. Hindi ko siya na-office muhan, alam ko na siya iligtas. At ang nanay ko, kaga sa mga osa, yung pilusuro pa rin, ando pa rin sa kanya, ando pa rin sa kwarto niya. Yung kanyang pinakamamahal, tingin po sa kaalaman ng bago siya. Alam ko natin na mali ko yung kanyang pananampalataya, pero hindi ko rin po naman maaaring basta nalaman alisin sa kanya yun dahil alam natin kung anong mensahe. Sabi ko sa kanya, ma, darating ang araw na habang nagigil ka ng mensahe, habang sinasabi kita, aalisin niya yung mga bagay. Sabi niya, darating sa tatang panahon, alam niya pa rin kung anong tatang panahon. So, ang tatay ko naman, alam ko natin mga kapatid, hindi ko po sigurado, pero kung nagkakamali ako, pero nagkailangan po ako nung ang tatay ko pinakrinig ko. Pero sabi ko ng mensahe, basa ko po rito, sabi ko ng mensahe, thirsting for life, cremation, pinakrinig, sabi dito, pinagbati ba na, sabi niya rin sa page 59. Concretely, it comes out, so it can lift up its little head and praise God. You just can't hide life. That's the reason if you got eternal life, they may bury you in the sea or cremate, or, sabi niya rito, or cremate your body, but you live again when Jesus comes. There's no way to keep you down. You can't hide faith. So ang tatay ko, nung pinakrinig ko, hindi ko alam talaga kung ano, pero nung hindi ko ako na, based on the building, sabi siya sa akin ng Hebron, hindi sa akin ng sign, so nalang ako. So siyempre sinabi ni Jesus, by the way, sa mga patients na, kahit pa na ang katawan mo ay pinag-terapias ko na ng patin, pagdating ng araw ng pagkatawasan, kung nakarinig ka sa kanyang salita, mamuling ka ng Panginoon, kasama sa Panginoon. So, andun, tatay ko, kasama niya sa, kasama namin sa bahay. Isang nakit, matutulog kami, yakap-yakap pa ng apo ko yung mat, kasi nandun siya. Yung apo ko yung minatatak, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, siya, pagkanda, pagka siluro, pinuhanan ng pagka Jesus, din na pinagawin sa akin, ha? Mahirap, mga kapatid, nakita ko yung tatay ko, yung kalimig, sabi niya ng mensahe, kung gaano kalaki at pagkain, siguro sa pagkain, yung lulong ka pa. Pagka-kalimig ka na, isang ganun lang, wala ka pang isang kilo. Maliit lang. Kasi hindi na kayo isa sa yun ang katos. Nalagay ko sa pato. Maliit na lang.
So, ganun na lang yung sulat natin sa kainan. Pero ang kainaman po, ang Diyos na buhay, nangako siya na kahit sa kapanagubong ka, ikaw ay isang nakakilig ng mensahe at naniniwala ka sa misasyon na panunan. Pagka tumating ang araw, ilang ka na Panginoon. Kahit babahag ka na, ilang ka na. Ganun po tayo kapiyak sa mensahe nito. God, thank you Lord, at then pinapagunga. Pag-ababa ang karbuhan po, umalik po ako rin ito na masaya. Hindi katulad po nung nakaraang mga taon na ako yung uwi, napunod po na ako ng napag-ahilangan, punod po na ako ng galit sa puso ko. Hindi ko pa alam kung sino talaga ako dahil andun yung galit. Walang tiwala sa sarili. Pero ikaw yung pagkakataon na ko sa nakapusay yung mga kapatid. At nakaharap ako sa Panginoon at alam niya kung ano laman ang puso ko. Alam ko na kung ano man sasabihin ko sa mga oras nito, pagsusunila ko kapag ako maharap ako sa kanya. Kaya ang Diyos na nakakaalam, lahat ng bagay na nagawa ko, kung ano man ang nagawa ko sa mga sasayin, pagbubulang, ano man bagay yun mga kapatid, malamat ko kayo. At wala pa akong pag-aalilang sa puso ko na kapag ako'y nandun, magkikita ko sa ito sa mga sasayin. Thank you, Lord Jesus, at sa kanya po lang ako yan. Thank you, Lord, at wala mo siguro sunod. Kaya nang gusto nang pamuha si Father Nelson. Lord, ako po. Kung umawit ng tawagin si Sister Reng yan. Kung naniniwala na walang nauuna at walang ito. Yes, amen! Pinagpapasalamat sa ito. Masasabi ko pong totoong tumanggap ako na matagal na sa mensahe, pero yung kabuuan ko, yung totoo ko na paglilingkod ko sa Diyos, karamdaman ko po talaga dito sa dako po. Amen! Pagpapasalamat ko na masasabi natin na tayo po yung mga anti-medicine believer. Pero po ang totoo po na paglilingkod po kung tayo pong nakakalam at nakakilala sa ating sarili. Amen! Amen. Amen. Sabihin kong ako nga po ay matanggal ng tumunggap sa pero hindi po yun po ang pasyal para. So, kaya nga pag tinatanong ni Pastor na kailan ka ba na tumanggap ng mensahe, nahiya po ko. Totoo pong 1986 na bautismo po ko, pero yung panahon po na yung mahaba po ang panahon. Parang yung kung tawagin po sa eskwela na eskwela, bukod ng pag-aaral. Dahil nakakaya po sa Diyos. Sumarit po ang Diyos natin ay magyaya. Yes! Amen! Hallelujah! Pagkat isa pong kahiyan na tinawag ng isang believer, subalit, mag-uhi na gawa yung napakulit. Amen! Salamat ako dito sa kapo ng Doha. Salamat ka natin. Kung ibubusok ko ng salagang totoo, nais kong ibigay ng oras. Subalit, nagpapasalamat ako. Mahaba po ang panahon na inaksaya po. Sinabi nga na, isahin na yung kailangan natin bawiin yung oras na lumipas, redeeming the time. Amen. Paano na ibibigay sa ating Diyos yung totoo yung ibingkod. Ay, sino po ang panahon na nakandang na, pinag-lahat-lahat. Nanap, baka bukas. Buna di Diyos, Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang aking hinintay na harap po. Dahil alam po natin na ito ang mensahe lang ang lapan at maunawa natin ng lahat. Ang biyaya, sa mga ages po natin,
natutuhan at pinaliwanag sa atin. Tingnan po natin na upong ang ano natin ay siyang pinakamaisip po. Titingnan natin na ito ang siyang pinakamaisip na tinaanan ng mga ages. Subal, sinatid po na itong pataw po natin pinakamaisip. Tingnan po natin. Magpasa po tayo sa 17 years ng peso. Sila sinasabing tayo po ang pinakamaisip. Kaya naaring bukas po mamaya. Sabihin po yung hindi natin para. Hallelujah. Amen. Thank you. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil material ay nandiyan dyan po. Subalit yun, ikalapit lang po kasunod. Ang una po at pinapasalamatan po yung superkuhan na biyaya na ibinigay ng Diyos na hindi niya po akuhinayaan na isang kahilan. Amen. Sa bilang isang Kristiyano na sinatawag. At nandiyan po pa rin po na nagkiling po sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Siya na po kayo. Kinagalapit po namin pagaling ng Panginoon. Awit sa ating Panginoon. Inalam si Sister Beng sa ating hindi ko siya nag-bilis. Hindi po importante yun. Yes, right! Amen! 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 Who can see there's sorrowing creature in having love self is gained. All of hand, voice and comfort, they can see the moon is still is all in vain. And he sees it's now a is gathering, the world is failing, the hills are waking, nations are breaking, our prophet told us we believe the end is here. Prophet spoke, the angel came with a shout. Yes, mountains shook as his voice cried out. Time is no more, loud and clear the shouting voice. Sa akin yung kasawa niya. Salamat po.
Hallelujah. Meron na tayo siguro gagawin sa buwara bilang mag-asawa ay paano natin makita nilang mga anak. Spiritually, hanapot ang mag-asawa niya. Pero lahat po tayo, meron po tayo kang ugali bilang nagpalataya ng usahin ko. So, ngayon pa po. Ngayon pa po. Kung wala po, papasahin ko lang po ito. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ito po sa reaction to an action. Sa page 30, sabi ko ni Padre, what is it? With self-sacrifice, when you have mixed the word with the spirit, or the spirit with the word, and then ready to sacrifice yourself at the cross, and you're ready to say, whether I live or die, Lord, I've done everything. I know how to do, and I'm coming at the feet of mercy. Sacrifice my own believing. I'll not think of it anymore. I'll not reason anymore. I'm casting out reasonings. I just believe it, Lord, because it's your meal and oil, your spirit, your word, your truth. I'm throwing myself as a sacrifice to the cross. That's what it was speaking of. May God's way represent help in time of trouble. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. They shall mount up with wings like an eagle. Amen. They shall run and not be weary. They walk and not faint. It's mirror. How to wait. Amen. Kaya ganun po dapat na maging bahal natin bilang ang nabili ko. Huwag po tayong magsawa. Usapin po natin ang kahirapan, ang kawalan ng balance at may mga finance at mga trouble. Hindi po tayo dapat sumubok. Lahat ng mga bagay niya na pinagkalakip-lakip lamang po ng Diyos para po sa ikamabuti ng bawat sila sa atin. Is God, meron pa po. Kung wala na po, tayo po ay tumayo. Mga kapatid, at tayo po ay magbigay. Thank you, Lord. If those heaven are open, the blessings are falling today. Spiritually, O Lord, yes,
the awful Father, the blessings that we have received from His Lord, sanctify O Lord, and give us strength and yes. wisdom. Hallelujah. Heavenly Father, these financial pressures of your churches, use this word for ministry. Give us wisdom, O Lord. Yes. Heavenly Father, we may not only offer, O Father, these material blessings that we have, as this Lord Jesus. We want, O Lord, to offer our heart unto you. Yes, Lord. Accept, O God, this living sacrifice. As you worship unto you, signs of our days. Spirit and truth, O Lord. Yes, Lord. Open, O God, channel of understanding. Yes. Pour down, O God, your blessings, the spiritual blessings unto us. As we live the manner of your life. Yes. And help us, O God, in our thanksgiving, to praise and magnify Jesus Christ in your name. Amen. Amen. Kaya na namin nakatayo, ang dati namin ang ating mga sarili para po sa aming sahay sa umaga mong ito. Nandiyan po siya kaya atin. Lord, muli samahan mo kami sa araw na ito, Panginoon.
pinag-aaral sa sarili namin. Lord, sa gusto ko namin lahat sa iyo, Panginoon. Ibigay natin na lang yung buhay, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa buong apat ng araw na ibigay sa amin, Lord God. Ito na sayang ang ating oras, Lord God. Lord, dalangin namin na nalugod namin kayo, Panginoon, sa ginawa namin na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, muli, tago mo mag-isa yung limuran, Panginoon. Ikaw ang magpunawa, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ng mensahe po na gusto mong iparating sa kanila, Panginoon. At Lord, ikaw ang maitaasan na nakila, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord God, tago po sa iyo limuran, Panginoon. At ikaw ang makita, Panginoon, na sa iyo ng tayo, Panginoon. Yes, Lord. Ulamang kaming Lord Speaker, Panginoon. At Lord, ang salita po ang maghari ngayon sa araw. Salamat po, Panginoon. Itupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Sa mga pagpalang araw, please. Amen. At alam po na pinagpala ang bawat isa sa mga mensaheng ating narinig ngayon sa mga nagdarang araw. Hindi ako papakatagal. Gusto kong basahin natin ang 1 Corinthians 2:9. Sabi niya, but as it is written, eyes have not seen, nor hear, neither have entered into the heart of man, the things which God had prepared for them that love Him. Hallelujah. Pangungunan po tayo, Panginoon, ang mag-respect ng papala. Lord. Sa kanyang salita at siyang mag-review. Amen. Hallelujah. 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 Napakatay na ni Sir Lee. Brian Arvin, pwede ba lang siya mag-review? Hello. Hello. So, binasa natin, sabi niya, I had not seen. Right? Si pero siyang sinabi dito, for them. Ibig sabihin, sa kanila lang. Sa kanila lang na nagmamahal sa kanya. Ibig sabihin pala, hindi pala para sa lahat yun. Yes, right. Diba? Meron lang mga specific na tao na pagbibigyan niya itong inanda niya na yun. That's right. Amen. Right. Diba? Parang yung scripture na nasasabing, all things work together for me. To them lang yun. Ibig sabihin, hindi rin para sa lahat. Yes. Pero, amen. Kung makikita ninyo, marami yung gumagamit ko. Right. Lahat yan, sinasabi nila, lahat ng nararanasan ko na yan, na ano lang ng Panginoon niya, na para ako'y lumakas. Pero kung titignan mo, hindi naman nila alam kung ano yung pagmamahal ng Panginoon, o hindi naman nila naibibigay para sa Panginoon. Right. Sabihin, itagamit nyo na yung scripture na yun na hindi naman talaga para sa kanila. Right. Kundi para lang sa mga specific na people na kung saan papahayag ang Panginoon, amen, yung mga pinili ng Panginoon, amen, yung inilabas niya sa mga denomination na saan-saan, at ginawa niya. Amen? Right. Amen. Sana nakikita nyo kung nasa na kayo. Amen. Hallelujah. Amen. Totally, if you refer to yung message, na ipinigay sa akin ng Panginoon, sa English. Same sa English, the same brother nun. Pero ipinpresyo ko siya sa English din. Sa Tagalog. Bakit? Kasi, noong last Friday, may isang kapatiran na pumunta sa akin. Sabi niya, bakit gano'n? Hindi yata update niya sa YouTube. Sabi ko, lagi sinunod yung video sa YouTube, updated yun. Sabi ko, at tinignan ko, hindi nga siya updated. Kasi kailangan i-verify pa yung account. Merong nawawalang dalawa o tatlong message na na-upload ko na, na nandun na, pero hindi ipinost pa ng YouTube kasi kailangan mag-verify yung account. Sabi ko, ano ba ng mga kapatid natin na ang ibang lahi? Nanonood sila ng YouTube. Kaya hindi ibig sabihin na wala sila dito. Hindi nila pakikinggan yung mga mensahe na sinasabi sa pulpit. Sabi ko, kung sila, pinapanood nila yun. Tapos makapagkita sila na hindi nila maiintindihan. Parang, imbis na ma-receive din nila yung blessing na nare-receive natin. Hindi ba? Imbis na ma-receive din nila, parang nablock na sila kasi hindi nila maiintindihan yung message. Di ba? Pero,
alam naman natin na kapag ang Panginoon na mangusap, sa ano pang lengguwahe, lagi natin pinangawakan niya dahil one, isa lang ang lengguwahe natin. Yes. Di ba? Maiintindihan at maiintindihan nila. The way we act, the way we talk, makikita na nila yun. Hindi ba? Hallelujah. Now, no last meeting natin, pinag-aralan natin regarding to sa preparation. Now, this will be part 4. So, part 2 ng expectation upon the preparation. So, sinabi natin doon na yung preparation, hallelujah, taibig. Ibig sabihin, nakikinig. Amen. Sabi daw, pagtainig, hindi ibig sabihin, tulog. Hindi, nakikinig. Hallelujah. Amen. So, last meeting, pinag-aralan natin regarding to sa preparation. Di ba? Isang topic na mahaba na kung inimayin natin. Now, sinabi natin na ang preparation ay meron two part na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin at meron tayong part na ginagawa, meron tayong part na paghahanda. So, this is ano sabi natin, us. So, lalagyan natin ng us. Ibig sabihin, nalabo. Nalabo. Yan. Wala nung pen. Nakikita nyo naman, no? So, yung una namin sila karalan, hindi lang kung papakatagal kasi baka mauubos yung oras, hindi ko rin alam kung gano'ng kahaba. Isasummary ko lang na maikli. So, the last meeting, yung part natin, kailangan, binitigan natin ng unahan yun, place. Diba? Ang Panginoon sa buhay natin. No? Napaka-importante na hindi magawa ng iba. It's very important that the others cannot do. Yung pagbibigay ng place. Akala natin napaka-sandali gawin lang yung place na yan. Hindi ba? Pero, napaka-hirap niyan. Diba? Pagbibigay ng lugar sa Panginoon. Kasi, hindi lahat ng tao makakapagbigay niyan. Hindi lahat. Yun lamang mga pinili niya. Ayun. Thank you. Next! Faith. Hallelujah! Faith. Ang ginagawa natin nga? Faith. Read. Sabi natin ni Brother D. Yes. Read. Sabi ko, di ko. Ibig sabihin, nagsusula. Amen. That's the right thing to do. That's the right. Right? Amen. Now, read it. You need to read the Bible. Right? We need to read the Bible because that is the love letter of God to us. Yes. Amen. Amen. Kailangan natin basahin yan. Kasi, kung hindi natin babasahin yan, para saan ba binigay ng Panginoon yung para sa atin? Hindi ba? Kaya, read your Bible every day. Last topic, sinabi natin yan kung gaano kahalaga ang pagbabasa. Kapag nagbabasa ka, blessed na sabi ng Revelation. Yes. Diba? Yes. Blessed that he that read it. Diba? Right. Pagkat, ibinigay niyan para sa atin. Hallelujah. Next. Yes. Is to trust. Iba yung magtiwala sa ipagkatiwala mo yung sarili mo. That's right. And trust, ipinagkakatiwala mo ng lubos yung sarili mo sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, isinusurrender mo lahat sa Kanya. Walang reservation yun, yes, kundi huli-huli right. Na ibinibigay mo sa Kanya. And trust in yourself to God. Next, will be, ano yung next? Pray. Is pray. We need to pray every day. Sabi sa Bible is, praying without ceasing. Hindi ba? Kailangan natin magpanalangin na sa isa't isa. Paano ka importante ang prayer? Sabi ni Brother Branham, yung prayer ang makakapagpapago sa lahat. Yes. Prayer changes things. Diba? Doon sa impossible, magiging yung posible. From impossible to possible. Because sa presensya ng Panginoon, wala po imposible, basta nananalangin ka. Kahit ano pang karamdaman yan, kahit ano pang problema yan, kahit nanggalabig ka, manalangin ka sa Panginoon. Sabi ni Brother Roger na po, iniiyak niya sa Panginoon yan eh. Madaling rin tumuloy yung luha niya eh. Bakit? Ganun siya kasinsir manalangin. Amen. Amen. Ganun siya kasinsir manalangin na
yung burden sa puso niya, gusto niya ibigay sa Panginoon. Amen. Gusto niya ipinagkatiwala niya lahat sa kanya. Right. Next. Number A, letter A, is to accept. Amen. Accept. Diba? Pwedeng naniniwala ka, pero hindi mo ina-accept. Diba? Kapag naniwala ka, meron siyang action. Diba? Kailangan, i-accept mo kung ano yung naririnig mo. Accept mo yung sa puso mo. Hindi ba? Yes. Natutulong siya nito. Now, next is to respect. Sabi ni Brother Branham, kung paano mo marerespeto ang Panginoon, is kailangan mong respeto yung mga kapatid. Amen. Amen. Sinabi niya yun. Right. Sabi niya. Paano mo marerespeto ang Diyos kung yung mga kapatid mo, hindi mo siya nirerespeto? Amen. Sa malaking question mark yun. Amen. Bakit? Right. Diba? Nananalangin ka, sinasabi mo sa iba na kung gaano mo nirerespeto ang Panginoon, napaka-sincere mo, pero pagdating doon sa the way na living, the way na tinatrato mo yung mga kapatid mo, hindi makikita na nire-respeto mo sila. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi mo nire-respeto ang Diyos. That's right. Kasi kung ang Diyos nandun sa kapatiran mo, nandun sa mga kapatid, na alam naman natin na ang bawat isa na sa ating ng Diyos, ang Diyos ang hindi mo nire-respeto mo. Yes. May espiritu ka ng Diyos. Kung kausap mo may espiritu ng Diyos, may respeto yan. Yes. Right. Hallelujah. Action. Yan. Kapag nag-accept ka, sinabi natin kanina, kailangan may action. Hindi ba? Hindi siya magiging fully acceptance kapag wala siyang action. Pwede naniniwala sa baptism, di ba? Pero ayaw mo siyang gawin. Right. Di ba? Walang kabuluhan yun. Siyempre, naniniwala ako sa isang Diyos. Naniniwala ako na si Lord Jesus Christ. Siya yung Diyos. Pero pag nasunto sa Acts 2:38, rebel ng King of Christ, oo, nagsisin ako. Sabi mo, kaya hindi ka naman nagpapalubo. Di ba? Sabi niya, repent and be baptized. Di ba? Kulang ka sa action. Ibig sabihin, hindi mo namimit yung 100% na sinasabi ng Panginoon. Next is the, napaka-importante nito. Tay. Yan. Pero marami ang walang tay. Di ba? It's true. Sinabi natin noong last meeting, kung gaano ka-importante yung time. Yes, right. Di ba? Ang time, ginawa ng Panginoon yan para sa Kanya. Amen. He created the time for Him. Para magbuli ka lahat ng oras mo, kailangan ibigay mo sa Panginoon. Di ba? Kaya lang, nahahati ngayon yung oras natin. Nahahati sa trabaho, nahahati sa mga kung anong ginagawa natin. At kung titignan natin, mas konti yung naibibigay natin ng time para sa Panginoon at marami yung nasasayang. Di ba? Kaya sabi sa Bible, we need to redeem the time. Di ba? Yes. Redeeming the time. Kanina yung sinabi ni Brad Nelson na kailangan i-redeem the time. Di ba? Sabi ko nga, yung ipipreach ko, sinabi ng testimony, finish na kahapon. Di ba? Redeeming the time. Napaka-importante po ng time natin na ibinibigay natin sa Panginoon. Di ba? Sa bawat pag-ubo natin, hindi lang po tayo nakatumama. Right. Na para tayo nakikinig. Pwede po kayong matulog niya sa kinaupuan ninyo, pero ibig sabihin, alam niyo na. Di ba? Baka bigla akong mawala dito pag gising ninyo. Ako mag-iiyak kayo dyan. Kasi natulog kayo. Di ba? Pero pwede kayong matulog. Wala akong nagbabawal sa inyo. Pero sabi nga, that shows. Amen. Di ba? Kailangan, talisin natin yung mga espiritu na yan. Yes, diba? Right. Minsan ako, nararanasan ko yun. Bilang ako. Hindi ako excuse doon. Pero nananalangin ako, sabi ko, pwede mo Panginoon, ay pangunod ka dito. Di ba makakapanggap po sila ng blessing ako, hindi? Para hindi tama. Di ba? Kaya, kapag umubo ka dyan, o kapag libre ka, ibigay mo yung time mo sa Panginoon. Yes. Ibalik natin yung time na lumala sa Panginoon. Right. Di ba yung mga nasayang, hindi na natin sa Panginoon. Yes. Right. Yung mga parating
Ibigin natin sa Kanya. Hallelujah. Now, I is napaka-importante din ng I na to. Review lang po ito, no, mabilis lang. Influence. Tama ba? N C. Influence. You need to be an influence to others. Amen. Right. Not only to others, but to your brother and sister. Amen. Amen. Right. Kapag ikaw, lumabas, kung ano yung nakikita nila, sa ayaw at gusto mo, initignan ka nila. Yes, right. Sa ayaw at sa gusto mo, kapag nalaman nila na Kristiyano ka, yung mata nila, nakapokus sa'yo. At aahanap at hahanap sila ng butas, para tirahin ka nila. Right! Tandaan niyo yan. Hahanap at hahanap sila ng butas para sabihin nila sa'yo na gumawa sila ng reason para pangalian lahat ng sinasabi mo. Kristiyano ba yan? Right. Ikot ba ng Diyos? Ganun ang ginagawa niyo. Right. Kasi hindi nila alam kung ano ang plano ng Panginoon. Right. Hindi ba? Ang hinahanap nila, kapag sinabi mo ang lingkod ng Panginoon, sinasabi ko na, yung hindi na nagkakamali. Hallelujah. Hindi ba? Yung perfect na perfect. Hindi ba? Kasi hindi nila alam eh. Yes. Di ba? Prone din tayo sa pagkakamali. Yes. Pero hindi tayo nagkakasal. Yun ang hindi nila alam. Right. Right. Amen. Kaya, kailangan nag-iingat tayo na maging good influence tayo at hindi tayo magiging bad influence sa iba. Yes. Right. Amen. Right. The way we look, the way we live, the way we act. Right. Amen. Pinapakita natin na maging living testimony tayo yes, sa kanila. Hallelujah. At doon pa lang sa galaw natin, makita na nila, pero binago ang Diyos yan. Yes, amen. Hallelujah. And the next is to become obedient. Obedient. Yan, tama spelling niya. Hallelujah. Maging obedient. Sabi sa Bible, obedience is better than sacrifice. Yes, right. Di ba? Ibig sabihin, di ba naman pala kailangan mag-sacrifice? Yes. Di ba? Sumunod ka sa Panginoon. Di ba? Pero, lagi ka nagsasacrifice kasi marami kang hindi siya sumunod sa gustuhan ng Panginoon. That's right. Di ba? Meron nga siya perfect will eh. Sumunod ka sa perfect will niya. Lagi ka nagsasacrifice. Kasi, ano ko sa permissive will? Yes, right, right. Diba? Kaya lahat ng sacrifice na ginagawa mo, kaya ka nahihirapan, kasi nasa permissive will ka ng Panginoon. Pumunta ka sa perfect will niya, kung nahihirapan ka. Hindi, kasi, mag-uumayin ka sa kanya. Amen. Kaya sinabi niya, obedience is better than sacrifice. Gusto niya, lagi tayo sumunod ng salita niya. Meron siyang plano na ibinigay sa atin. Yun lang po ang kailangan natin gawin. Hindi natin kailangan na mag-sacrifice, maghirap. Sabi niya, sumunod ka sa salita. Right. Diba? Maging obedient ka sa salita. Yes, right. Diba? At ibibigay niya sa iyo yun. Amen. Diba? Kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay niya sa iyo yun. Yes, amen. Hallelujah. Amen. And, yun ang nakakalab ng end. Noteworthy. Yan. Noteworthy. Binanggit ni Brother Brown naman salitang ito, not worthy. Sabi niya, kailangan maging kapansin-pansin sa Panginoon. Hindi ba? Kapag ikaw ang asawa ng Panginoon, punta tayo sa literal, kapag ikaw ang asawa, napapansin ka sa asawa mo. Right. Di ba? Kaya napapansin ka. Oo. Kahit sa ayaw, gusto mo, papapansin ka. Nagluluto ka. Sasarap ako yung pagluluto para pag-uwi niya, mawala yung pagod niya. Hindi ko magmamasa yung hindi ko siya pagod ka ba? Siya ang kumagawa. Di ba? Sweet! Nagiging sweet ka. Kapansin-pansin ka dapat. Di ba? Sa panahon nito ba, sinuha na lang ang kapansin-pansin sa Panginoon. Siya na lang ang kalugod-lugod sa Panginoon. Right? Sa panahon natin, sino na lang ang kalugod-lugod sa Panginoon? Right! Amen! Right!
So, ang bride na lang po ang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Kaya, hindi po dito nakalimit ito. Kaya, sinabi natin ng last topic, lahat po ito, kung titignan ninyo sa Bible, kung titignan ninyo sa message, lahat po ito ay gawa lang ng Holy Ghost na nasa inyo. Amen! Lahat po ito, gawa lang ng Holy Ghost na nasa inyo. Never po natin itong magagawa. Never ninyo itong magagawa without the Holy Ghost in you. Kahit na mag-iiyak kayo dyan, hindi nyo magagawa yung mga bagay na yan kapag wala ang Holy Ghost sa inyo. Yes. Diba? Amen. Amen. Kasi, mahihirapan kayo dyan. Amen ba? Amen. Hindi nyo magagawa yan. Yes. Kasi, dito pa lang. Pagsang na kayo. Kung dito pa lang. Amen. Pero dahil sa nasa inyo ang Holy Ghost, napakadaling gawin ng mga bagay na to. Kaya hindi natin sinisira ang oras natin ngayon. Amen. 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 Okay. Amen. Mag-apon. So, and we study, sabi nito, meron tayong ginagawang preparation. Remember, brother and sister, this preparation is a special preparation. Yes, right. It's been given to our, to us. It's given to ours. Binigay ito sa ating age. Remember, nag-prepare po tayo in the coming rapture. Kalimutan niyo na yung mga preparation na ginagawa ninyo. Forget all the preparation that you are doing. Right? Pero huwag niyo kakalimutan yung preparation para doon sa meeting in the game. Kung ano kinanda natin. Diba? Kanya, it's coming soon. Yung preparation na yun, huwag niyo pong kakalimutan yun. Pwedeng kalimutan mo yung pag-prepare mo doon sa gagawin mo project. Pwedeng kalimutan mo na yung gagawin mo sa pagluluto. Pero, huwag niyo pong kakalimutan yung preparation para sa Amen. Amen. Pagkat napaka-importante po nun. Hallelujah. Now, ang sabi, tingnan na nga natin kung ano naman ang part ng Panginoon ay binibigyan niya naman sa atin. Kung makikita natin, mas marami yung binibigyan niya ang Panginoon sa atin. Yes, kasi doon sa ginagawa natin. Amen. Hallelujah. Siya, lahat ng gumawa ng bagay na alam niya na lahat. Ayun. Check. First, letter B. Ang Panginoon, binigyan kanya ng ano? Power. So, ang Panginoon, binigyan kanya ng power. Amen ba? Amen. Sinabi ba yan sa Bible? Yes. Amen. Sinabi yan sa Bible. Right. Sabi niya. Now, when we say power, we are not talking about an ordinary power. Amen. If God gave you the power, it means it's a special one. Yes. Amen? Yes. A special one. Amen. Hindi ito yung power na gusto ng mundo. The distraction, gusto nila na makapangyarihan sila. But this power is a special power. And this power cannot buy with money. Right. Diba? Pakikita niyo sa Bible na, hindi ba? Simon? Diba? Nag-offer siya ng pera para kapag nag-lay hands siya, magkaroon ng Holy Ghost. Yes. I like that power. Mm-hmm. Diba? Pero ni-rebuke siya. Yes, right. Sabi sa kanya, mag-repent siya. Dahil sa akala mo, nabibili ng pera yung power mo. No. It's God given power to us. Right. Hallelujah. Now, special because this is for the bride. Hallelujah. Just think of it. Creator of heaven and earth, the Almighty God, will give you power. Mm-hmm. Imagine niyo yun. Diba? Ang Panginoon, ang Creator, siya po yung magbibigay ng power sa inyo. Hindi basta-basta. And alam natin kung ano yung power na yun. Sabi sa Luke 24:49, and behold, I sent you the promise of the Father upon you, but tarry in Jerusalem, until you endued with power on high. Sabi niya, power on high. Pero may sinabi siyang maghintay. Yes. Hindi ba? Kaya tayo, dapat natututo tayo maghintay. Hindi ba? Meron po tayong patience. Hindi ba?
Kung hindi nyo pa nare-receive ang baptism of Holy Ghost, wala pa yung Holy Ghost sa inyo, manatili kayo! Nakinig kayo! Magbasa kayo! Di ba? Dahil alam ng Panginoon mo ano yung nasa puso mo, ibigay niya yung power na yan in the right time. Right? Ibigay niya yan in the right time. Alam niya yan. Gusto niya ibigay sa inyo yan. Pero right time para dyan. Marahil, siguro di ba right time mo para ma-receive yun? Meron ka pang mga ginagawang iba-iba. Meron ka pang kailangan na isuko sa Panginoon na hindi mo pa na isusuko. Right? Pero kapag isinuko mo yan, Right. Hindi madamot ang Panginoon. Amen. Yeah. Puno siya ng pagpapala. Yes. Gusto niya nga, lukuhan niya kayo ng pagpapala. Right. Na ganyan, right. Pero, minsan, tayo naman nagkukulang. Yes. Hallelujah. Kaya tinuturuan niya tayo. Amen. Hallelujah. So, God will give you that power. Do you believe that? Yes. Amen. And can you see, it's not a simple power, but it's a power from high. Hallelujah. It's the Holy Ghost because God knows that you need, that while you are preparing for His coming, He wants to give it the more you want it. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, if you turn right around and realize that He was wounded for our transgression, and with His stripe you are healed, you can receive the power of God. Sabi niya, marirealize mo lang. If you only realize, diba? Ilagay nyo, kung marirealize nyo lang yung position natin, tapos kung anong panahon natin, makikita ninyo yung plano talaga ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, kahit na saan ka na ho, kahit na dyan sa kinuupuan mo, marireceive mo yan. Right. Amen. Not only that, sabi niya sa message niya sa why, not only that, but He will show you things to come. Amen. And the works that Christ did is that the Holy Spirit would do it in us. We're so happy to know this are true. So, tayo rin, masaya tayo. Dahil nalaman natin na totoo yun. Dahil totoo lahat ng sinasabi niya sa salita niya. Now, you yes, said, right. It's been written in the Bible, as many as believe on Him, He gave Him the power to become the sons right. and daughter Amen. Of God. Amen. Ipapakita niya mo sa akin kung ano yung mangyayari. Just imagine, tayo alam natin kung ano na yung mangyayari. Alam natin kung ano yung posisyon natin. Pero kung magtatanong ka sa iba, ng mga tagalabas, nasasabihin nila sa inyo, napakalalim naman yan. Kasi bakit? Hindi nila maunawaan. Di ba? Hindi nila maunawaan. Kasi hindi sila binigyan ng power yes. ng Panginoon. Hindi ba? To them only that believe. Amen. Diba? Sabi sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become sons and God. Sons of God, sorry. Even to them that believe on His name. Hallelujah. Amen. Which were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Binasa natin, di ba? So, tingnan natin ito. Look at this for a moment. So, as many as received Him. Di ba sabi niya? He gave Him power to become sons of God. Tama? Even. Pakikita ninyo, Brad, nilagay mo, John 1:12. Yan, thank you, thank you. John 1:12. Yan, makikita niyo yung even. Diba? Meron siyang close and open parenthesis. Even. So, meron siyang isang ano, diba? Even to them that believe on His name. So, tignan niyo mabuti. To them that believe on His name, meron din silang power to become the sons. Diba? Sons and daughter of God. Makikita niyo ba? Hindi ba? Pero kung tinignan mo, hindi ba? Bakit pilito ang instinct? Kung titignan mo kasi sa iba, sa labas, hindi ba? Hindi sila naniniwala sa pangalan ng Panginoon. Hindi ba? Maaaring, alam nila, yung the Father, the Son, and the Holy Ghost, pero hindi sila naniniwala doon sa Jesus Christ. Hindi ba? Kasi, kung iilan nyo sa Bible, doon sa Acts 4:12, neither is there any other salvation, and other
neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Oh, hindi ba? Clearly stated. Meron siya sinasabi yung pangalan. Yes. Diba? Yung mga naniwala dun sa pangalan. Yes, amen. Diba? Nagkaroon sila ng kapangyarihan right na maging sons of God. Kaya pupunta sa mga denomination, pupunta sa iba-iba, kung ano yung pananaw lang nila, yung pangalan mo na-apply nila. Diba? Pero hindi ba ito papasalamat? No? Binigyan kayo ng power na hindi lang i-receive, kundi maniwala rin sa pangalan. Ibinigay po sa atin. Hindi ba? Sa kanila atin eh. Hindi ba? Pero sa atin, nasa atin yung fullness. Right. Amen. Sa Acts 1:8, but he received power after the Holy Ghost is come. Amen. So, makikita pala namin na yung power galing din sa, di ba? Kapag na-receive po yung Holy Ghost. Yes. Holy Ghost. The work of Holy Ghost. Di ba? Kapag na-receive mo yung Holy Ghost, magkakaroon ka ng power. Amen. Hindi ba? Right. Kung makikita nyo sa baba, Holy Ghost din na nagtatrabaho. Right. Kitingnan nyo namin sa taas. Holy Ghost. Hallelujah. Did you see that if you receive the power, you will be a witness? Amen. Diba? Magiging witness ka ngayon. Witness of Him. Witness of the Lord Jesus Christ. Then you start sharing. Sharing to others. Right? Amen. Makikita lang ng iba ngayon kung ano yung buhay mo. Magsisimula, you will be a living testify. Yes, right. Amen. Now, you will have a burden ngayon. Magkakaroon ka ng burden para sa kaluluwa ng iba. Yes, amen. Hindi ba? Pag na-receive mo yung power, na-receive mo yung Holy Ghost, bumating sa'yo, magkakaroon ka na ng burden para dun sa naliligo na kaluluwa. Amen. Kailangan mahanap ko yung last bride. Right. Hindi ba? Para makauwi na tayo. Hallelujah. Amen. Yes. You will not stingy or selfish to the things that reveal to you. Right. Amen. Right. Pag may nalaman ka, isinishare mo yan. Yes. Diba? Isinishare mo. Hindi ba ako bilitin yung tao? Hindi ba? Ishare mo sa kanya yung word. At least nabi, i-preach mo lang. Ishare mo lang. Huwag mo siya pipilitin. Ang kaya mo ang Panginoon ang kumilo sa kanya. Amen. Ayun, saka-share mo sa kanya, saka-share mo sa kanya, saka-share mo sa kanya. Pag kumilo sa Panginoon, yes, dun sa binhi. Yes. Right. Ang binhi na nandun sa Panginoon, nandun sa sinisiringan mo, tutupo. Right. Amen. Yes. Siya mismo ang magpupusa, yes, na sumama sa'yo. Siya mismo ang pumusa na pumunta dito. That's right. Siya mismo ang magpupusa. Yes. At hindi mo, no, kahit na ipagtaguyan mo yung pumunta. That's right. Gano ba siya ng paraan? Siya mismo. Mahatid. Dito. Kaya wala siya magiging reason. Yes. Wala siya magiging special reason. Para hindi siya makadalo. Bakit? Kasi merong baby. Yes, right. Ngayon, hanapin at hahanapin. Yes, right. Hallelujah. Amen. Ayun. Yung desire mo, mapapalitan din. Right. Right. Hindi ba? Iba na ngayon yung desire mo. Amen. Hindi ba? Right. Yes. Naging para sa Panginoon na. Amen. Kasi kumilos na siya sa ngayon sa'yo. Right. Hallelujah. Amen. Ngayon, sabi sa Romans 13:1, let every soul be subject into the higher power. Lahat ng kaluluwa. Maging subject to the higher power, for there is no power but God. Amen. Amen. The power that be are ordained of God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Amen. And they that resist shall receive to themselves damnation. I-click natin yung resist. Resisted. Yan. Sabi sa resisted, sa Greek word is antithesis. So mind is received to oppose oneself. Sabi niya, to raise in battle against. Yes. Ilalabanan mo yung salita. Yeah. Ilalabanan mo yung power. Yes. Hindi ba? Ngayon, hindi nyo ba nakikita kung binigay sa inyo yung power, nagsishare kayo, tapos nilalabanan nila. Yes. Kayo ba yung nilalabanan nila? Oh. Di ba? Ano sabi? Pag niresist nila yung power, receive that to themselves damnation. To oppose oneself, resist. Napaka
napakatindi pala nun. Right. Di ba? Kaya kapag pinag-uusapan ang salita ng Panginoon, buwasan natin, di ba? Na lumaban. Right. Kaya sa pag-share ninyo, mag-ingat din tayo. Di ba? Baka, imbis na makakay mo siya, in 1 second, napatay mo agad. That's right! Amen. Amen. Di ba? Ito mismo yung naging dahilan, imbis na mailigtas yung kaluluwa niya. Yes! Amen. Amen. Di ba? Napatay. Praise it, brother. Nagkutan natin doon. Di ba? Kaya, yung mga binibitawan natin na salita, power yun mga yan. Yes. Power yun. Hallelujah. Right. Hallelujah. Purporizer unto you. Sabi niya. Di ba, sinabi sa Matthew. Tingnan niyo. Kaya pala kapag nag-re-resist ka, sabi niya, dito, domination, di ba? Right. Di ba? Sabi niya sa Matthew 12:31-32, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Right. Di ba? And whosoever speaketh, sabi niya, speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Yes. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in his word, neither in the word to come. Ano yung sakin ba? Yes, right. Di ba? Pwede mong mag-read yung Holy Ghost. Right. Di ba? Kasi yung mga pinag-read yung Holy Ghost, yung nasa iyo, sabi dito, ano, huwag ka magsasalita ng against the Holy Ghost, speak and speak the Holy Ghost. Ingat, just imagine, kung nasa iyo yung Holy Ghost, kung nasa iyo yung Holy Ghost, kung nasa iyo yung Holy Ghost, pag nagsalita ako ng laban sa iyo, pag nagsalita, sino kalaban mo? Sa Holy Ghost. Di ba? Amen. Pwede ka magsalita doon sa tao, pero yung doon na, doon sa loob ng tao. Ang pardon na Holy Ghost. Ganun siya kanin din. Yes. Hallelujah. Right. Amen. 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 Tama po ba kayo? Amen. Hallelujah. If there's an unbeliever here tonight, sabi, meron lang po, wala. Pero sabi ni Brother Randall, if there's an unbeliever here tonight, sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ, and the minute you believe, yes, God give you the witness of it. Yes. He will seal you into His kingdom forever. If there's anything knocking at your heart and you feel it, and you refuse to receive it, di ba? You'll be miserable man and woman until you say, yes, amen. Lord Jesus. Ano yun? Right. Kapag may nanging ririnig kayo ng mga pangaral, di ba? Huwag mo babaliwalaan. Huwag mo i-refuse. Huwag mo i-refuse na i-receive. Sabihin mo, Lord, akin yun. Lord, amen. Akin yun. Huwag mo natapin, Lord, sa kanyo yun. Lord, sa kanyo yun. Lord, sa kanyo yun. Amen. Di ba? Sabihin mo, Lord, sa akin yun. Lord, akin yun. Lord, sa akin yun. That's right. Lord, amen. 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 Di ba? Huwag mo yung, Lord, sa kanyo. Lord, sa kanyo. Di ba? Baka on your mind, hindi mo guru ka. Di ba? Imbis na mauusap siya ngayon sa'yo. Yes. Kini-snap mo siya. Hindi ba? Sa Genesis, nagtuluhan sila. Yung binigay mo sa akin. Hindi ba? Hindi ba? Hindi na sabihin mo, Lord, nagkamali ako. That's right. Yes. Hindi ba? Magduguro mo ka ngayon. What happened to you? Oh, no. Sa Roma, yun. Ako yun. Dapat ako yun. Di ba? Sa general, pag nangangaral, sa general. Yes. Matamahan ka. Matamahan ka talaga yun. Diba? Pero matamahan ka talaga. Diba? Kasi para sa'yo yun. Yes. Diba? Pag-uwi na niya eh. Yes. Diba? Sabihin mo, mali yung ginagawa mo. Yung anak mo naman, susunod lang yan. Opo, daddy, opo, daddy. Ah, di ba? Isasama mo na ngayon yan. Yes, di ba kasi, hindi mo siya iiwanan. Amen. One more to pray. Okay.
Amen. Iiwan mo ba asawa mo? Misan din iiwan. Misan din iiwan. Pwede. Pero yung sinasabi natin, yung pagmamahal ng pagitan doon sa asawa yun. Iiwan doon na po. Diba? Hallelujah. Amen. Hindi mo gagawin niyo sa asin. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tinuturuan niya tayo sa bawat nararanasan natin. Amen. Hallelujah. Nasa power pa lang tayo. Sabi ko sa pastor Nick na binasa natin. So, next. Punta na tayo sa R. Para hindi tayo kagad. Kung bumabago ba tayo dito, isang service po yan. So, short ano to. Yeah. Si Brother Hermin ng Bano magtuloy kung gano'n, di ba? Pwede niyang... Amen! Hallelujah! Next year na po yan. Hallelujah! Ang loob na Panginoon, yun po. Kung matatapos, matatapos. Kung hindi, wala na pagpipilisan. Dapat maging malinaw ang lahat. Yes! Kaya tayo na ako po dito, hindi, para pagkatapos po ng service ay nakatunga nga ka. Yes, hindi mo na yung pagkakit ka doon sa... Ano yung sinabi niya? At yung sinabi niya, parang blank po yung isipan natin, di ba? Kailangan maitanim po sa puso natin. Yes, right. Ay, ay pamuhay natin. Yes, ba? Right. Natin. Hindi pwede wala kang makuha. Amen. Hindi pwede wala kang makuha. Right. Next. R. Kapag binigyan na niya ng power, hindi pwede hindi niya bigyan nito. R is meaning for a revelation. Right. Revelation. Diba? Kapag dumating sa'yo ang Holy Ghost, binigyan mo ng power. Hindi ba? Sabi niya, God will give you revelation. He will reveal His word to you. Hindi niya lang i-reveal yung salita niya sa'yo, hindi mo lang naman iintindihan, kundi malalaman mo kung what is His plan. Yes. Sabi ko, kung sasalita ako ng English, pero English Tagalog. Sabi niya, kung ano yung plano niya, what is plan and what is your position? Yun ang pinaka-importante. Pag nalaman mo yung plano niya, at saka yung position niya, sigurado, solid dyan sa kinatatayuan mo. Amen. Hindi ka alis dyan sa kinatatayuan mo, kahit pangkiwan ang sumag-asa sa'yo. Exactly. Kahit agisang ka ng granada dyan, hindi ka alis dyan. Dahil hindi hahayaan ng Panginoon niyo. Hindi niya hayaan na masaktan ka. Yes, right. Hallelujah. Amen. So, sa 1 Corinthians 2:9, di ba binasa natin doon, but as is written, I have not seen nor hear, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed, nakita nyo, God hath revealed them unto us. Sino kausap niya? Right. Us. Tayo. Di ba? By His Spirit. For the Spirit searches all things, He that give things to God. Now, you need a revelation to see the deep things of God. Diba? Kahit na gaano, buhay ka ng buhay. Kapag wala, hindi i-reveal sa'yo. Hindi mo makikita yung deep things of God. That's right. Ika naman, magbibigay lang ako ng example. Pumasok sa Salamat Panginoon. Kapag nag-trace yung hand ka, meron silang mapa. Hindi lang basta-basta sila nagbubukay. Right. Hindi ba? Yeah. Hindi lang sila basta, meron silang guide. Yeah. Di ba? Yung guide na yun, yun yung mag-re-reveal kung nasaan yung kayamanan na hinahanap nila. Yes. At doon sila mag-i-start na mag-dig. Yeah. Hindi sila mag-dig doon, hindi sila mag-dig dito, kundi kung ano yung sinasabi ng mapa, yung guide nila, doon sila. Direct to the point at makikita nila yung nakabuon doon. Yes. Yes. Salita ng Panginoon. To guide. Diba? Yeah. Kailangan mo ng revelation. Yes. Para mahukay mo yung lali. Amen. Yung mystery na ibinigay ng Panginoon. Sa iba, hanggang ngayon, hindi nila alam 2,000 years. Pero, ikaw, yeah, 1 year, 5 years, 20 years, 15 years, depende. Pero nung nireveal ng Panginoon sa inyo, right. Hindi ba? Right. Masalap nyo pa rin sa mga nag-aral ng eskola. Yeah, kasi, right. Manalaman mo lang yun sa revelation. Yes, diba? Right. Hindi mo manalaman yun sa pag-aaralan mo. Yes, right. Diba? Pag pinag-aaralan mo yun, sarili mo lang yan. Yeah. Pero pag pinag-aaralan na revelation,
scripture. Amen. Binasa mo yan. Maintindihan mo yan. Hallelujah. Kasama ko ba kayo? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, and if God did not give the revelation of His word, whether you do or how good you are, whatever sacrifice you done, still you are lost. Kita nyo? And will not understand the word of God. Yes, correct. Ay, ano pa yung sacrifice mo? Pag-finish siya ka nga, mag-rulong siya, pakit ka man sa bundok, punta ka sa Jerusalem. Di ba? Pumunta ka doon sa sinasabi ng Bible na yung temple ni Solomon. Di ba? Kapag hindi ka binigyan ng revelation, kung ano yung tamang way. Right. Correct. Diba? Lahat ng ginagawa mo, pagsasayangan mo lang yung sarili mo, sasayangan mo lang yung kayamanan mo, sasayangan mo lang lahat ng oras mo, di ba? Hindi mo malalaman yun. Kaya, napakahalaga na binigyan ka ng revelation ng Panginoon. No, huwag natin sasayangin. Diba? Napaka-privilege to people natin. Yes, amen. Diba? Absolutely. Kailangan malaman natin yun. Ako, privileged people right. Ako. Right. Diba? Kapag nalaman natin, privileged people ako, lahat yan ma-enjoy natin. Amen. Lahat yan ma-enjoy natin. Right. Many so-called Christian denomination and religion claiming that they have the revelation from God. At alam ko, alam din niya. Lahat sila nagsasabi ni sila na meron kami revelation na galing sa Panginoon and they keep saying that they are the truth. Sinasabi nila, totoo sila. When you see how they look, how they speak, how the life they live is only testifying that they don't have a revelation. Sige, okay lang. Sabihin mo, may revelation ka. Kabisado mo yung Bible, sabihin mo, okay lang. Ako, hindi ko kabisado yung Bible, sabihin mo na kabisado mo. Diba? Kung nasan yung buhay mo? Right. Diba? Cover to cover, kabisado mo nga, pero kung titignan ka ng tao na nakapaligid sa'yo, lahat sila natitigin. Right. Right. Tapos, imbis na maging blessings ka, nagiging reproach ka. Sabihin, kung may tao na yun, kabisado niyo yung Bible, pero mas mahusay pa yung pangungumay ko sa kanya. Right. Diba? Kapangit na testimony mo. Hindi ba makikita? Hindi ba? Yes, ma'am. Pero alam po, sa bright, walang ganun. Amen! Yes, amen! They are good influence. Kapag nakita sila, nagiging testify sila. Yes, amen! Amen! Nakakapaghakay sila kahit hindi sila nagsasalita. Right! Diba? Sama ka sa akin. Sumasama sila kasi yes. Pinitignan nila, eto, Kristiyano na to eh. Kasi, kahit hindi siya nagsasalita ng word, makikita mo, yung word pinamumuhay niya. Right. Actions speak louder than yes. Words. Yes. Doon sa buhay. Yes. Hallelujah. Amen. So, makikita mo, their understanding is different on what the words say. No, knowing every word in every message that preach you in the pulpit. Huh? You should know your position and it should be applied in your life. Exactly. Amen. You should know where are in the where in that message and only God show that. Amen. Bawat pinapangaral dito, di ba? Sino man na kayo, di ba? Kailangan i-apply mo yun sa buhay mo. Yes. Ako, alam niyo, personal experience. Sinasabi ko na lagi kong pinapanangalangin. Na, kapag nakakarinig ito, lagi mo itanim dito sa puso. Ayoko nang narinig ko yung salita na hindi ko siya ipapamuhay. Kasi naiiyak po ko sa Panginoon. Yes. Kasi kung ano kong isi-share mo at ipapangaral mo, tapos hindi makikita sa buhay mo, mas nakakaya yun sa Panginoon. Kaya yung pagkayo, napakahirap. Yes. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, kung nakayaan mo, naisi-share ko ito, ayaw ko naman na ipamuhay. Right. Diba? Yung mga sinishare ko, yung mga naririnig ko, gusto ko naman na makita nila sa buhay. Sabi ni Brother Branagh, na preach to, lead me a sermon, don't preach me a sermon. Kasi napaka-importante yun sa buhay na makita nila sa atin. Na makita nila, hindi naman mo yung sabi.
Right? Parang sa buhay mo eh. Paano ba yan? Hindi ba? May divider of confusion model. Yes. Diba? Sayang na gusto. Gusto, hinahanap mo na yung bunga sa atin eh. Eh diba? Kung magsasalita ka ng salita ng Panginoon, kailangan yung buhay nasa iyo. Yes. Pakita niyo si Brother Branham. Hindi natin tinataas propeta. Diba? Pero nagpili siya ng good example. Gaano siya kahambol. That's right. Diba? Sinasabi nila na womanator siya. Diba? Pero kung titignan mo kung paano niya i-respect yung mga babae. That's right. So, kailangan ang gagawin mo. Diba? Yes. Na, kung paano, kung gawin na living niya, nakita ng mga witness right. Na itong tao na tulipod ng Panginoon. Yes. That's right. Naalala niyo yung sa ano? Yung sa apple tree? Diba? Sabi ng tao, hindi ako, ano ba sabi, hindi ako maniniwala sa ano, pero yun doon. Sabi niya, yun doon sa meeting. Yes. Yun lang ang paniniwalaan ko. Yes. At nung nakita niya yung tao na nandun sa harapan niya, tumukod siya, kinagabi yes. Ang Panginoon. Bakit? Yes. Kasi nakita niya yung buhay ng tao. Narinig niya, hindi niya man nakita, narinig niya, natutuo ang tao na to, narinig niya yung mga miracles na ginagawa niya. Gawin, natilig. Naging buhay na patutuko siya sa lahat. Right. Diba? Yes. Yung mga critics, ni Brother Bana, hindi nila nakita yun. Hindi nila nakita yung buhay niya. Hindi nila nakita yung salita. Yes. Diba? Pero yung mga tao na nandun ng witness, diba? Nakita nila yung buhay. Kaya kung makikita ko, bawat meeting, puno. Kailan niyo kung gaano ang importante mo? Diba? Amen. Hindi reveal ng Panginoon sa inyo ito. Susunod ang mga. Yes. Let me tell something. Sabi niya, brother, listen to this. I say this with respect. Kailan niyo? Kung magsalita si Brother Branham, pag nagsasalita siya, may respect. Yes. Hindi siya magsasalita ng kung ano-ano lang. That's right. Na parang meron ka nang masabi, sasabihin at sasabihin mo gano'n, gano'n, gano'n. Sandali eh! Kailangan yung sinasabi mo, may kabuluhan. That's right. Thank you, Lord. Na pwedeng i-accept nung mga makikinig sa'yo. That's right. Na pwedeng i-accept nung makasharing mo. That's right. Hindi right. Ba? Kasi dipit mo yung salita, nababago yun. Amen. Di ba? Kaya kapag dipit mo yung salita, kaya, pag sasalita ka, may respeto yun. Dapat. Hallelujah. Hallelujah. And hell can't stop it. It's ordained of Jesus Christ to be so. And it will be. And upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. How? What is it? What kinds of a church? Huh? What kind of a church? Flesh and blood shall not reveal it unto thee, Peter. Sabi niya kay Peter, di ba? But my Father which is in heaven has revealed it to you, spiritual revelation by the Holy Ghost. So, yung revelation pala is by the Holy Ghost. So, by the Holy Ghost then. That's the word. Siya pa rin. Yes. Holy Ghost. So, sabi niya, and on this rock, I build my church. And the church. Singular, hindi siya plural. So, church, sabi niya. And the gates of hell can rebel against it. She's moving on. Now, you know, the Lord Jesus has said, my church. Ang ganda yung statement, Brother Branham, doon sa salita. Ang sabi niya, ang sabi dito, my church. Si Jesus Christ ang nagsasalita. Not the church of any person. Okay? But the church of Christ will be built upon the revelation, the true church with the true word inside. Amen. Kapag sinabi mong church of God, walang diksyon. Yes. Walang intellectual doctrine. Yes. Walang carnal mind yun. That's right. Ang makikita mo doon, purong. Yes. Purong mensahe, purong salita ng Diyos. Hallelujah. Yun ang true church. Hallelujah. The revelation that God gave
to you will bring you to the truth, church. Oh. Diba? Kapag binigyan man ng revelation ng Panginoon, diba? Binigyan niya sa iyo yung truth. Yung truth na yun, yun yung magdadala sa iyo dun sa true church. Right. Ngayon, di pa kayo nagagala. Amen. Ako po kayo dyan. Tahan sa inyo yung true church. Yes. Hallelujah. Now, Lord God, creator of heaven and earth, who said like Jesus on the earth and now was raising from the dead, after the cruel sin of the world, crucified him, and he appeared with us tonight, sabi niya. Pero alam niyo ba nag-a-appear today? Amen! Yes! Nakikita niyo ba nag-a-appear yes. today? Yes! Basically, hindi niya makikita. Pero yung presensya niya, makikita ninyo. Diba? Yung Espiritu ng Panginoon, makikita ninyo. Diba? Same revelation that is always been. See? Same revelation. Hindi siya nagbago. Jesus Christ, the same yesterday and forever. Kung ano yung gusto niyo i-reveal, at i-reveal niya na pagiging Diyos niya, tuod. Di ba? Yun din yung i-reveal niya. Sa iba. Sa atin. Hallelujah. Now, sabi nito, same revelation. The Father show him he works and he works either too. A little while. He said, and the words see me no more, yet you seal me. O God, make me one of the yes. Kita nyo, si Brother Branham. Alam natin na si Brother Branham, prophet siya, for the last year. Pero how humble him. Diba? Sabi niya, Lord, gawin mo ako isang din sa yes. Sabi ng Panginoon, he shall see me. Ang mundo, hindi na ako makikita. Pero kayo, kayo, ye shall see me. Diba? Diba? You shall see me. Sabi ni Brother Branham, gawin mo akong isa doon sa mga yin. Right. I want to be the yes. Sabi niya ganyan. I be with you, even with you, in the end of the world. Yeah. Now, always pray to the Lord that you are one of the yes. Amen. Napahalaga doon. That see him every minute in our life. Yes. Yeah. When trial comes, you have victory because right. He shall see him. Right. Yeah. When persecution comes, you are not affected. Yes. Kahit ang persecution niya, hindi na affected. Bakit? Kasi he shall see him. Yes. Amen. In everything you do, do it for him. Amen. Kasi makikita mo siya. Yes. Right. Ang mundo hindi nakikita. Pero ikaw masakasama mo siya. Amen. Di ba? Kaya nandito siya. Kaya nandito siya. Kaya nasa harapan mo siya ngayon. Amen. Diba? Amen. Kaya nasa tabi mo siya. Right. Maaari karga-karga sa niya ngayon. Amen. But, Amen. The thing is, ye shall see you. Amen. Hallelujah. Yes. Excuse me? Right. Amen. Last time ko kuminom. Nakatayo dito. Amen. Hallelujah. Sorry. Hindi ko natin malalakos. Sorry. Yes! Pasensya nyo na po. Kung hindi natin matatapos. Now, nasa letter E na tayo. Hindi ko matatapos. Ngayon, ang Panginoon, pag binigyan na yan ng power, tapos, nag-reveal siya sa'yo ng salita, ito ang kasunod na gagawin niya. He will equip. Right. I-equip ang kanya ngayon. Hallelujah. Now, and if we know, sabi niya, God knew this great warfare was coming on between right and wrong. Alam niya na yan. And he knew that the enemy was going to do. He knew just exactly how to equip his people. Right. Di ba ang masaya? Yeah. Alam niya kung paano kanya i-equip. Right. Right. Alam niya yung mga battle na pagdadaanan mo. Yes. Diba? Yes. Alam niya yung kung pinagdadaanan mo ngayon. Yeah. Alam niya kung ano problema mo ngayon. Yeah. Alam niya kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Right. Kaya alam niya kung paano kanya i-equip para mapanalunan mo yung battle. Right. Yeah. Diba? Inyo.
Diba? Bago pa dumating sa iyan, alam niya na yan at naka-ready na yan sa kabay niya, ibibigay niya yan sa'yo. Sabi niya, the new just exactly how to equip his people. So, if we notice that the very first thing, notice the very first thing that God equipped his children. See? Yun yung unang malaki na Panginoon. Bago pa dumating sa iyan, equip ka na. Sandali. Bakit ka nahihirapan? Equip ka na eh. Hindi ba? Kung baga sa ano, bago ka lumusog sa gera, hindi ba? May isang data ka na. Yes. Hindi ba? Prepared ka. Pananalo ka na. Nasa pang... Panalo na yan. Hindi ba? Forma pala. Wala kang talo. Panginoon na sa inyo. Ano pa naman ng kaaway sa Panginoon? Hindi ba? Hindi ba? Equip ka na. Bakit ka ngayon nahihirapan? Hindi mo kasi na-knowledge yung binigay sa'yo sa Panginoon. Nandyan na yan eh. Hindi ko na pinagamit eh. Pero subukan mo gamitin yung equipment na binigay ng Panginoon sa'yo. Hindi ba? Hindi ba? Sa kanya yun. Okay. Naglalaro kami ni Brother Herman ng table tennis. Hindi ba? Yung raketa nandun na yun. Hindi ba? Ngayon ako namumroblema ako, paano ko tatalunin to? Diba? Yung bola pala nang para sa akin. Bakit? Kasi hindi ko kinagamit yung rokete eh. Right. Diba? Kung hahawakan mo yun, yung equipment na yun, mananalo ka. Yes. Diba? Ang Panginoon ang backup mo eh. Amen. Yes. Diba? Pero yung ito rokete na nga, sinigpip ka niya. Anong equipment niya? Equipment yun. Weapon yun. Para magtagumpay ka. Yes. Para matalo. Yes, right. Diba pag in-equip ka niya, sigurado yung panalo. Yes! Being an infinite, he knows what it took to defeat Satan. Anytime. Any place. Anywhere. Yes. On any condition. Now, he would say, I will give them something here and then a few years later, I may study out something better to give them. And then after a few days and later, like we in the military force. Tulina, mamaya natin mo. Sabi niya, in any time, any place, anywhere, any condition. May excuse ba? Sabi niya, in any condition. Diba? In any condition. Any place pa. Diba? Anywhere pa. So, ibig sabihin, victorious ka. Na kahit saan ka pumunta, kailangan nagwawagi ka. Di ba? Kailangan mo nang pipiliin. Kailangan mo pipiliin. Like we in the military force, the old bow and arrow and sledgehammer hammer, and then the next was after the bow and arrow come the musket, and after the musket come the Springfield, and now, sabi niya, atomic weapon and things. See, we keep growing more. But God, at the beginning, gave His children the atomic weapon. Because it's the infinite God. Yung mga nation, diba, araw lang yan, tapos God, nag-i-improve sila. Pag pumunta sila doon sa atomic weapon. Pero nung Panginoon, nung in-equip tayo, atomic weapon ka agad. Right. Advance, hindi nag-i-improve. Kundi ibinigay niya sa atin yung pinakamalakas na equipment na pwede mong dalhin. Amen. Yes. Yes. Hindi ba? Hindi niya hayaan na makipagdigma ka dyan at uuwi ka ng luha. Exactly. Amen. Hindi ba? Lagi meron kuha. Kaya makikita niyo kahit na anong problema ng mga Kristiyano kung dumating sa atin doon. Yes. Sa akin isi sila. Kahit na nakasimakot sila, hindi pa rin naman nga. Ay, tawa ito. This is smiling. For papalang panalo na. Okay? Did you see that he knew just exactly how to defeat you, to defeat Satan, to defeat the things of the world? Yes. Diba? Para matipit mo yung things of the world. Yes, just high, spiritual life. Diba?
ipapakitit niya sa inyo niya. Tapos, He made you a conqueror. Right? Overcomer of this life. Overcomer, amen. Conqueror ka. Overcomer. How would you afraid? Oh. Kung overcomer ka, conqueror ka, ano ang ikakatakot mo? Di ba? May ikakatakot ka ba? Wala kang ikakatakot. Sabi niya, if God be for us, kabisadi niyo. Yes, amen. Hindi ba? Kabisadi, kahit si Obama pa yung nasa harapan mo. Hallelujah. Kahit yung Santo Papa pa yung nasa, hindi, si Santo Papa yun, kahit na yung gamot pa yung nasa harapan mo. Praise the Lord. Di ba? Kahit na yung demonyo yung nasa harapan mo, hindi ko matatala. Di ba? Kasi nasa lugar sa unahan mo ang Panginoon. If God be for us, who can be against us? Yes, amen. Kaya makapahalin yung salita. Yes, why we will be afraid? God is in us. Bakit tayo magiging matatakot? God is in us. Amen. God is in us. Tama? Right. Alam niyo sino dapat matakot? Satan. Siya dapat yung matakot eh. Bakit ka matatakot sa kanya? Hindi ba? Sabi na kailangan kirisin mo siya eh. Para lang siyang ibis na titirisin mo ganun. Kahit kung gaano siya katagal na nakikipaglaban, sa beginning pa, nandun na siya, di ba? Yes. Sa creation pa ng Panginoon, nandun na siya, di ba? Tagal niya na nandito sa mundo na ginugulo yung mga anak ng Diyos. Hindi ba? Right. Hindi ba? Dari ko siya nanalot na ito. Nakita niyo ba? Nanalot ba siya? No. Lagi siyang talo eh. Right. Di ba? That's right. Pero paano nakita sa Bible na nanalo siya? No. Di ba? Never. Never siya nanalo. Hindi ba yung binado, nagpapalo muna eh. Nagpapabog muna eh. Nagpapamanuan na yan, sigurado panalo eh. Di ba? Sigurado po na. Lagi, lagi eh. Lagi panalo. Di ba? Siya yung dapat matakot yung dito tayo. Hallelujah. You stay there till God equipped you. Amen. Di ba? Kayo maalis. Kaya napaka-importante po ng bawat pagtitipon. Huwag niyong sabihin na special service yan. Huwag niyong sabihin na Friday yan. Huwag niyong sabihin na live streaming lang yan. Huwag niyong sabihin na nanonood lang kayo ng mga online, online. No! Pinakikinggan mo yung word. Yes. Diba? Yes. Pinakikinggan mo yung word. Yes. Sabi niya, stay ka lang dyan hanggang ma-equip ka. Umalis pa sila noon na nasa, no? Nasa Jerusalem sila. Diba? Tari. Diba sabi tari? Diba tari? Maghintay sila. Hindi sila umalis doon hanggang hindi sila sa equip. Right. Diba? Right. Nung na-equip sila ng Panginoon, at saka lang sila kumayo. Bakit? Kasi nasa full battle na sila. Meron na silang hawa-hawa. Yes. Hallelujah. Then everything you got need on this world and the world to come, live right in you. And always, God knew how to equip His army. He equipped it with the baptism of the Holy Ghost. Yeah. That's exactly what He sent this last day. That exactly. Yes. Yun po ang pinadala niya ngayong last day na yun. Yeah. Diba? The baptism of the Holy Ghost. Yeah. Diba? Iyak natin sa Panginoon. Yes. Natin natin receive yun. Bakit? Yun ang magdadala sa yeah. Para sa adoption. Right. Lagi natin pinag-aaralan yung adoption of sons. Bakit? Isang bagay yun ang paghahanda sa atin. Amen. Para salubungin natin ng Panginoon. Yes. Hallelujah. Amen. How? Makikita nyo. How Moses, when he called by God. Si Moses, nung tinawag ng Panginoon, see? He was a total, complete prophet. Yes. When God sent a man to do anything, He completely equipped him with everything that he has need of. Right. Everything. Lahat. Makita niyo, si Moses. Pag-complain ba yun sa pagkakas? Hindi ako marunong, hindi ako makakapasalita. Di ba? Di ba? Ang dami niya reason. Ano na yun, ano? Pero, sabi na lang pag reason niya, pagsanggin niya, ang Panginoon, eto sa'yo. Hindi, kagad ko. Di ba? Tawagin mo si Aero. Sa'yo yung magsasalita para sa'yo. Hindi ba?
Kasi kapag ginamit ka ng Panginoon, kapag ginamit kayo ng Panginoon, fully equip yun. Fully equip yun. Hallelujah. If God calls someone to be a bright preacher, He puts something in him to preach with. So, sabi ni Brother Branham dito, if God calls someone to be a preacher, meron siyang to be preached with. Yes. If God, if yes. He calls him to be a teacher, He puts something him to teach with. Yes. If He calls him to be a prophet, He puts something him to see vision, to be a prophet. Yes. God always completely with His men. Right. Yes. And not just what He done when He sent Moses to Egypt. Now, pag nagsasya ng preacher, at saka teacher, na magtuturo, at saka magpipreach, automatic yun. Magsesensya ng mga uupo, yes. Yung makinginig. Yes, yes. Thank you, Lord. Exactly. Hindi pwede magturo ano ba na nakikinig sa'yo. Right. Diba? Uunahin niya yung makikinig. Yes, yes. Yes. Kaya kapag nagpagala siya ng magtuturo, ng teacher, ng pastor, ng preacher, kailangan makinig ka. Kasi kapag hindi ka nakinig, hindi ka nakikinig sa Panginoon. Yes, yes, yes. To them that love God. Kapag mahal mo ang Panginoon, natututo tayong makinig. Amen. Natututo tayong makinig. Pero, pwede kayo matulog. Gusto niyo matulog? O, kita niyo? That's the thing. Sabi niya. Ibig sabihin, diba? Meron bigi sa'yo na natutuwa. Meron bigi sa'yo na nagre-response. Amen. Hallelujah. Kaya kahit gusto mo matulog, hindi ka matutulog. No. Kahit pilitin mo yung sarili mo, gusto ko matulog! Hindi ako matulog kasi may gumapasok eh. Na-experience yun na ba yun? Amen. Diba? Gusto mo nang matulog tuwing gabi. Gusto mo nang matulog pero hindi ka bang nakakatulog kasi may pasok dito. Ang dami mong iniisip. Yes. So, diba? Kaya sa loob, kahit gusto mo matulog, hindi ka makakatulog. Yes, correct. Man. Kasi may bingi. Kaya sabi, nakikinig ako. Pwedeng ang kahaway. Bugo sa kanya ng mga pangyarihan niya. Sasabihin mo. Hindi pwede. Kakayuan na naman na ganyan. Diba? Gusto ang kaaway, pero ang Panginoon, yung pinhi pa rin. Yes, yes. Di ba? Yes, yes. So, every nation try to equip their army with the best. They must survive. Sabi niya sa statement niya, kailangan nila i-equip yung army nila para mag-survive. Bakit? Depends nila yun. Nakita niyo? China, Russia, kung paano yung equipment nila. Israel. They have the high-tech technology to defense. Bago pa dumapo yung missile. Boom! Airdom ba? Dadapo. Boom! Diba? Tapos sila. Diba? Pay-pay-pay-pay lang. Kasi, ang ganda nung defense nila. Diba? Kapag mahina yung defense mo, oh, missile. Tumatak po ka. Diba? Ang daming konting problema na umakayot kung saan. Hindi ko makaya eh. Pero dapat kaya nga. Diba hindi nga lang din natin yung diba? Snowbiyot ka. Diba manalangin ka sa Panginoon. Right. Sa problem. Magiging victorious ako. Iyak niya sa Panginoon. Right. Diba? If snowbiyot ka sa Panginoon, diba yung iniiyakan mo? Yes. Drama. Too much drama, sabi nga ng mga Indian. Pag nasa yung drama sa kanila, pero
Now, and God equipping his army being infinite, know the best armor that there was. And what did he do? He gave his army his word. Yes. Lord, sabi mo dito, you are the God. Lord, wala akong bayad ng kuryente. Ha? Ah, ikaw ang provider. Yes. Hallelujah. Hindi ba? Ang kabiyaya ng Panginoon. Yes. Minsan nga, hindi mo iniingi, binibigay sa'yo eh. Hindi mo nga iniingi, binibigay sa'yo. Paano pa kung hindi? So, what he do, he gave his army his word. We're not 45 denomination. See, nakita nyo ba? Hindi tayo sa denomination. Right. Hindi tayo leading na tao. Kaya, pinapangarap ko ang leading ng Holy Spirit. Hindi ba? Ipag gagawa, magagawa ka na rin, pero yun na yun. Siyempre, tuloy ka na, diba? Kung magtayo dito, umubos sa kanya. Kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. Kung ano yung gustong pagkatanga ng Panginoon. Yes, right. Hindi ba? Sabi niya, pag nakikinig ka, pwede ka naman hindi masaktan eh. Yes. Hindi ba, itinigin niyo yung salita niya para mag-enjoy ka. Right. Yes, right. Makakasa ka ng love letter, nag-i-enjoy ka. That's right. Yes, right. Hindi ba? Yes. Masasaktan ka lang kapag, busted na po. That's right. Ganda ka yung mabalaan. Di ba? Pero Panginoon, yung love letter niya, yes! Kung sinasok yun, dapat nag-i-enjoy. That's right! Yeah. Matatuwa. Yes! Yun yun! Yes! Until a man is equipped by, ito, ito yung matindi dito. Yung matindi. Sobrang tindi. Kasi, yung Panginoon, amen! Amen! Matindi siya magmahal. Diba? Ilo na ako. Hallelujah. Salamat Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi po natin matatapos. Pero pala natin sa atin niya. We're fortified with the God, by the word of God, and the devil knew that. See, we are fortified, sabi niya. We are fortified behind the truth. Wala tayo sa mga grupo. You're fortified by the word of God. Amen. Nasa word of God tayo. Yeah. Amen. And the devil knew that. Alam ng diablo yan. Right. Kung nasa salita ka. Yeah. Hindi ba? Yeah. Alam niya yan. Kung totoong nasa salita ka. Yeah. Pinag-uusapan natin kung totoong nasa salita ka. Alam ng diablo yan. At alam niya lang kung nag-pepersyong ka lang. Oh, yeah. Yeah. That's right. Mas mahirap yun. Yeah. Sinasabi mo na nasa salita ka, pero nag-pepersyong ka lang. Yes. Akala mo, alam mo yung salita. Akala mo, ipinamumuhay mo yung salita. Pero actor ka. Mm-hmm. Actor ka at actresses. Mm-hmm. Hindi ba? Napakahirap mo. At alam ng diablo yun kung niloloko lang ang sarili mo. Alam ng diablo yun kung nagiging doon, ipokrito sa sarili mo. Right. Kaya yun ang panalangin natin mo. Ang maging ipokrito. Yes, ma'am. Nakakala natin. Alam na natin lahat. Kapag nag-share ka o kapag nakipag-usap ka doon sa tao o kapag yung mga ginagawa mo, di ba? Minsan, pinag-usap na namin brethren lagi eh. Manipis lang na, parang manipis pa dito sa papel. Yes. Na, manipis pa sa papel na akala mo, nakakayuha ka doon.
salita ng Panginoon. Pero hindi mo alam, dahan-dahan ka na palang dinadaya ng kalawang. Right. Diba? Doon sa mga kinikilos mo, doon sa mga sinasalita mo, pinangunguhay mo. Diba? Pwede nga lang mo yung salita. Diba? Pero the way na ipinangunguhay mo, ang layo-layo na. Right. Pero ang Panginoon, hindi siya magkukulang. Diba? Nakakahingan niya mabalik. Yes! Diba? Kaya kami, papakalala niyo sa inyong ginagawa mo. Diba? Sandali. Yes. Diba? Bumalik na doon sa first love mo. Yes. So, kaya nga, no, i-equip ka niya. Sabi niya, Tilaman is equipped by the Holy Ghost, not by education, not by theology, not by church membership. Right. Diba? Yeah. Tayo dito wala tayong membership. Right. Diba? Hindi tayo nag-aral. Right. Diba wala tayong theology dito? Wala tayong sariling doktrina dito. Doktrina ang mga basal. Kung ano nasa Bible, yun yung sinusunod natin. Diba? Yun yung sinusunod natin. Tapos, amen, being to Jerusalem filled with the baptism of Holy Ghost is unqualified. Sabi niya, is unqualified for the pulpit. That's right. A missionary or anything else. Pansin niyo yun. Nasabi niya, till a man is equipped by Holy Spirit. Not by education. Theology or not church membership is unqualified for the pulpit. Yes, correct. Absolutely right. Anong kabagsik? Kapag tayo mo respond. Anong kabagsik? Right. Kaya nga maraming kapabirag. Sa todo pang din. Diba? Todo pang din. Diba? Kasi mahirap. Yung mga pagkakamali mo na nakaka-account sa'yo, diba? Ang laki pa na nagutan na yun. But more, idadagdag pa yung mga kongregasyon. Dahil sa mali yung sinabi mo. Pakitain nila. Dahil mali yung pinakain mo. Okay. Diba? Naka-account lahat sa'yo yun. Yes. Right. Diba? Kaya, ganun kahirap. Diba? Ganun kahirap na nakatayo dito. Kaya, bawat may tatayo, pilitin. Diba? Ipanalangin. Diba? Diba? Kaya nga, kapag nagpupuri tayo, meron tayong panalangin sa ating prayer. Sa middle, meron tayong panalangin. Sa ending, meron tayong panalangin. Kasi bakit? Hinihingi namin yung guide ng Panginoon. Hinihingi namin yung guide niya na huwag tayong maniwala sa sarili natin, kundi maniwala tayo sa Kanya. Yes, right. Hindi ka makakakita sa Bible na maniwala ka sa sarili. Diba? Maniwala ka sa... Hindi. Kundi maniwala ka sa Kanya. Yes. Diba? Right. Amen. Sa Kanya lagi. Amen. Now, anong equip ang binigay niya sa inyo? Ang dami niyang equip na binigay sa inyo. Ang kailangan niyo lang tanggapin. Diba? Sabi sa 1 Peter 1-5, diba? Beside this, giving all diligence, add your faith. Equip ang kanya ng faith. Yes. At binibigyan kanya ng virtue. To virtue, knowledge. Knowledge, binibigyan kanya, equip kanya ng temperance. Ibigyan kanya ng patience. Ibigyan kanya ng godliness. Ibigyan kanya ng brotherly kindness. Diba? Charity. And if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren or nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Diba? Kapag binigay niya sa'yo yun, diba? Equip ka ng temperance, equip ka ng patience. Tingin mo kapag may pumunta sa'yo, kahit na anong gawin niya, kapag nanasal sa'yo, diba? Hindi ka magranaspan sa kanya, panatagla lang. Sabi nga, kapag inaasar ka, kapag iniinis ka, lalo silang naiinis sa'yo. Kasi, bakit? Parang lang silang nakikipag-usap doon sa punong kahoy na patay.
di ba, na hindi nagre-response, kaya habang inaasal ka nila, nakakainis ka! Di ba? Kasi hindi ka nila mga sarasal. Di ba? Kasi kumukuha ng temperature sa sarili mo. Yes! Kumukuha ng patient. Kung hindi ka mapupuno ng ano, anahin po ka kayo ng mga asar. Di ba? Bakit? Okay yun. Bakit okay yun? Kasi kapag inaasar na nila, o iniinis ka nila, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, develop yung temperance sa'yo. Paano mo matidevelop yung temperance mo? Kung walang mga asar sa'yo. Yes! Hindi ka kayang marami nun. Kung gusto ko ng temperance. Sandali! Wala akong nangasar sa iyo, paano mo nasabi na punungan? Itayin mo. Ayan, ayan. Bigla akong lumaban. Yes! Sabi mo, wala akong temperance. That's right! Hindi ba? May isip mo pa natatanggap mo. Di ba? Paano ka magkakaroon ng patience? Di ba? Kung hindi ko marunong maghintay. Right. Gusto mo, pag-upungo niya, nasa iyo kagad yung Holy Ghost? That's right. Ay, hindi na yun. Di ba? Pero, dapat sincere yung puso. Eh, paano kung hindi? Pag-upungo, gusto ko, yung Holy Ghost, nasa akin na Lord. Tapos, pag hindi ko na-receive yung Holy Ghost, bukas pala ka na. Di ba? Wala ka kasi patient eh. Di ba? Nakatingin ka lagi doon sa madalian. Sabi nga, instant noodles gusto mo. Di ba, pag add mo ng water, kakainin mo na lang. Di ba? Hindi ka marunong magpakahirap. Hindi ka marunong magtyaga. Di ba? Pero sa mga anak ng Panginoon, nandiyan na yan. Nakalakip na lang sa'yo yan. Dinidevelop na lang yan. Unti-unti umuusubong yan, parang puno. Di ba? Maaaring, sige, sabihin natin na kulang pa yung temperance mo ngayon. Pagdaan ng panahon, pagdaan ng panahon, makikita mo. Pagmamature ka. Dati madali yung kumainis eh. Dati ka pag nagsabi ka sa akin na ganyan, sandali, putusan kita eh. Di ba? Pero ngayon, kahit na anong sabihin mo, hindi ka na-affected. Yes. Alam mo na eh. Di ba? Kasi mature ka na. Hallelujah. Now, sa Ephesians, sabi niya, wherefore, close na tayo. Dati nas nataka ako. Ba't kaya pag may share, parang hindi sila nakuubusan. Pag ako nag-share, pagkasabi kong ganito, tapos, di ba? Di ba? Yung pala yun. Pag bumabi, Pay unto you the full armor of God, that ye may able to withstand in the evil day. Diba? Meron siyang pinapakuha. Therefore, take unto you. Right, post mo. Ephesians 6, 13, 18. Tapos, closing po tayo. Okay. Ayan, sabi niya. Ephesians 6:13. Sabi niya, therefore, take unto you. Di ba? Dalin mo. Di ba? Kunin mo. Sabi niya, take the whole armor of God that ye may able to stand para magtayo ka in the evil day and having done all to stand. Di ba? Pinapakuha niya sa inyo yan. Accept mo. Hindi ba? Hindi ka makakatayo sa evil day nung wala yung mga yan. Di ba? Alam na yun. Kaya kasakit. Halin mo. Di ba? Take on to you. Di ba? Inutos niya yun. Sinabi niya yun sa salita niya. Stand, therefore, having your loins girt about with truth and having on the
breastplate of righteousness. See, breastplate of righteousness, and your feet should be the preparation of the gospel of peace. See, meron pa rin preparation for the gospel of peace. Amen. Above all, taking the shield of faith. See, kailangan meron ka shield of faith wherein ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked man. Diba? Alam natin na wicked day na. Diba? Nagkalat na yung ano. Ano nung huwag ka lang ng isang movie? Wala ka mapapalad na isang movie na walang kalaswahan. That's right. Diba? Misa hindi na makailangan dun sa palabas eh. Diba? Pulsam pa. Tapos meron ganun. Diba? Wala ka mapapalad na matinong movie. Correct. Yun yung pinaka-the best. Manunod ka ng balita, impis na matuwa ka, matutrouble ka lang. That's right. Kasi paulit-ulit lang nakasamahan na makikita ko at paulit-ulit makarami na ginagawa ng mga tao. Right. Hindi ba? Weekend, days. Kaya kailangan meron kayong shield of faith. Amen. Hindi ba? Kahit na anong sabihin ng kaaway sa'yo, kahit na anong babasa mo, hindi ba? Nakakaawag ka lang dyan. Yeah. Amen. Take the helmet of salvation yeah. and the sword of the Spirit, which is the word of God. See? Amen. Amen. Praying always with all of... Ano siya sinabi, no? Diba? Kasama pa rin din yung pray, oh. Na-part mo. Na-part mo. Praying always with all prayer. With always praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereon and all perseverance and supplication of all saints. Prayer. Kaya napaka-importante. Diba? I-equip ka niya. Pero meron kang part na gagawin. Right. Alam mo yun. Diba? Meron kang action na gagawin. Hindi pwedeng i-equip ka ng Panginoon na nakatunga ng mga kalam. Diba? Hindi pwedeng ibigay niya sa'yo yung power, revelation, at saka yung equip na yan na wala kang ginagawa. Meron kang part na gawin. Dapat mong malaman ang dapat kong gawin. Di ba? Hindi darating sa iyo ang pagpapala ng wala kang action. Hallelujah. Meron siyang ginagawa, pero dapat meron din tayong ginagawa. Yes. Hallelujah. Di ba? Sabi nga lagi ni example ni Brother Hermie dito, so, na hindi ka makakarating dito sa kata. Kapag hindi ka bumalaw, kumuha ng passport mo, kumuha ng ticket mo, kumuha ng anumang kailangan mo. Di ba? Misang kompleto ka na, tapos hindi ka nagpilos. Hindi ka pa rin makakaalis. Yes. Diba? Isang kumpleto ka na, wala kang EOC, hindi ka pa rin makakaalis. Bakit? Dapat kumpleto yung gagawin mo para makarating ka doon. Hallelujah! Lahat po tayong oras. Inaanyahan ko kayo ngayong tumayo. At itutuloy na lang po natin sa kalulong. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen! Salamat ko, pinapala kayo ng Panginoon sa araw na ito. Nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon. Mas marami pong kinikilos ang Panginoon sa atin. Lord. Hindi po nakalimit sa mga isinulat natin, kundi pinapahalala niya kung paano siya kapiyaya sa atin. Sana makita natin ang ating posisyon. Hindi yung naririnig lang po natin. Hindi lang po yung maisip natin na, kailangan gawin ko ito. Hindi, dapat po sa araw-araw kasama natin ang Panginoon. Siya po ang nakikita natin. Hallelujah! Hallelujah. Alam niyo ba yung ano? Yung I need you, Lord? I need you, Lord. Yes. Kanina natin yun dahil kailangan natin ng Panginoon. Hallelujah. Bakit paborito kong kanta yung I need you, Lord? Kasi sa buhay ko kailangan ko ang Panginoon. Yes. Hindi lang sa, araw-araw, minuto sa oras, kundi right now. Diba? Napakagandang kasa, napakaigli. Pero punong-puno siya ng laman. Na nagsasabi, kailangan siya pagkaroon. I live my head.
sa inyo. And then, you can scream. In a dance of unbelief.
Hallelujah. Lord, dito po kami, O Ama. Pagkatapos, Panginoon, na kapatahan, gawain, namin sa inyong pangalan. Lord, pakabuti niyo sa amin, O Ama. Pag-aaral na inyong salita, pag-remind sa amin. O Lord, nagawa po kami ng benefit. Bulat-bulat sa nagila, O Lord. Ipapakain po kayo ng mouth to mouth. Hallelujah. Nangalaga po kayo sa mga inahin ninyo. Panginoon, nalalaki na po kami. Turuan niyo po kami, Panginoon, na lumipat, Panginoon, yes, sa Lord. Maabot kayo, Panginoon, sa taasan ng inyong kapakayagan po. Yes, Hallelujah, tulungan niyo po ang bawat isa. Yes, Lord. Bawat isa, bawat araw na ginagalawan namin. Amen. Double time na rin po ang kaaway ko. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hindi niyo po kami equip. Yes, Lord. Hindi po kami bibigyan ng protection, Father God. Wala po. Wala po, hindi po kami makakasama. Yes, Lord. Pwede na lang palataya po kami, Panginoon, na yung Diyos namin sinasama. Especially sa God, for that day. Hallelujah. Ayun niyo po, Panginoon, na pangalagaan ng iyong mga pinili, O Ama. Yes. Pangalagaan ng iyong salita, pangalagaan, Panginoon. Ang biyaya, Panginoon, biyaya na binibigay niyo sa pang-araw-araw na buhay namin. Knowing, Lord, na sabi niyo, Panginoon, wala kami sa inyo, wala kami magagawa. Yes. Mga totoo po, Lord. Hindi niyo po kayo, Panginoon, i-equipan, hindi niyo po kami bibigyan ng mga pangangailangan. Hallelujah, sa pagdidepensa sa aming mga sarili. Hallelujah, help us po kami sa kaaway. Amen. Amen. Panginoon, Diyos namin sinasamba, mas malaki kayo, Panginoon. Kaaway, Panginoon, instrumento lamang sa inyong kamay, Panginoon, upang sa pagpapalakas sa aming mga Kristiyano. Ay po, salamat, Panginoon, sa napakalaking lampot tawag ninyo. Lahat po ng mga tao dito, Lord, tinawag ninyo, Panginoon. Perfection ninyo sa salita. Hallelujah, hanggang hindi pa po, Panginoon, kaya nakakabalik sa mundo dito. Tulungan niyo po ang mga bisaya. Sila iiwan, tulad niyo ang pangako niyo, hindi ko kayo iiwan. Hanggang sa katapusan. Amen. Ay, salamat, Panginoon, sa nalagod namin kayo. Sa ginawa namin, papupuri. Amen. At sa susunod ng mga araw. Alalayan niyo po aking mga kapatid. Alalayan niyo po sila po magbayaan. Hallelujah. Protection niyo po sila. Kanyang po pagbili. Gusto po ang gawain. Alalayan kayo na Panginoon. Para maling ninyo po sa service. Lord. Alalayan po ang mga kapatid. Lagi po kami bumabagsak, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po sa mga mensahe, Panginoon. Hallelujah. I-prepare mo po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Alam po namin na malapit ka ng dumating, Panginoon. Panginoon, sa mga sarili po namin, hindi po namin kakayanin ito, Panginoon. Malapit po matuwid, Panginoon. Lahat po kami bumabagsak, Panginoon. Pero maasa lang po kami sa inyo. Sa iyong biyaya lang po kami, Panginoon. Nakakatayo, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa bawat kapatiran po, Panginoon, na nandito, Panginoon, na kasama namin na nanambahan sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ganyan din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi nakadalo, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong pagpapala, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. Ganyan din po, Panginoon, na namin mga kapatid na wala dito, Panginoon, nasa ibang lugar, Panginoon, nasa bakasyon, nasa ibang bansa, Panginoon. Pinagalangin at pinagalangin sila sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, hinihingi po namin, Panginoon, at nagpapatulong kami muli tayo, Panginoon, itong pag-iwayiwalay namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ito, pagpabalik namin sa aming mga trabaho, Panginoon, ikaw po mag-ingat sa amin, Panginoon. Yeah. Ikaw po, Panginoon, ano man po dumating na pagsubok sa amin, Panginoon, tuluan mo po kami, Panginoon. Ano po'y maging matatag na kami, Panginoon. Yeah. Palagi mo mabagsak na lang, Panginoon. Hallelujah. Iwan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Binibigay po namin ang lahat-lahat sa iyo. Hallelujah. Hindi namin kakayanin, Panginoon. Sa sarili namin, Panginoon, napakalakas po ng demonyo, Panginoon. Mas malakas kayo, Panginoon. Panginoon, hallelujah, Lord. Amen. Lord.
yung kami kayang ibalik sa iyo, kundi purihin at pasalamatan ka, Panginoon. Ang lahat po itinilingin namin at pinagpapasalamat namin sa isang Diyos at tagapagligtas namin na siya sa Kristo. Amen! Amen. Amen.